So today, we are going to talk about a new group of medications class. So parang lahat naman tayo kilala natin ito, no? Antibiotics class, okay? So to start class, saan ba natin ginagamit usually ang mga antibiotics? Ha, Alexa? Usually, saan natin ginagamit ang mga antibiotics? Sa? Infection. Infections, no? So usually class, ginagamit natin antibiotics sa mga infections class. And kamukha ng tinuro ko sa inyo during sa microbiology ninyo class, ang mga infections ay karaniwang cause ng mga microorganisms. So basically, ginagamit natin ang antibiotics class to fight, to kill, or to inhibit growth of microorganisms. Tama? Mostly bacteria, ganyan. So, yan yung pag-uusapan natin. Mostly yung ginagamit natin for bacterial infections class. Okay? Sige. So again, when we say antibiotics class, these are agents made from living organisms, synthetic manufacturing, and genetic engineering that are used to inhibit specific bacteria. So linawin lang muna natin class ha. Ang pag-uusapan lang natin today are drugs that inhibit growth of bacteria. So hindi natin pag-uusapan yung mga antiviral drugs. Okay? Mga antiprotozoal, that's a different group of medications. Okay, mga antifungal, ibang grupo din yon. Ang pag-uusapan natin ay mga antibacterial na antibiotic class. Okay? So, ayun class. Kaya siya tinawag na antibiotic, di ba bio means life? So basically, papatay tayo ng ano, living organisms class. But mostly, these are microorganisms class. Di ba? As mentioned class, may mga microorganisms class that are beneficial to us, and there are also those that are harmful to us. Those that are harmful are the ones causing infections class. Okay? So, mahalagang maalala nyo yun kasi may mga pagkakataon class na kapag masyadong matagal ang treatment ng antibiotic, pwede mong madamay, mapatay yung mga good bacteria sa katawan, halimbawa, yung mga bacteria that are beneficial to us. Is that possible? Yes po. Ha, pwede bang madamay sila, mapatay mo din sila? Ganun ba yung class? Oo, class, ano? So, syempre, when we talk about antibiotics, ang gusto nating mapatay dito ay yung mga nagko-cause ng infections class. Okay? So, there are different groups of antibiotic class. Actually, I have your class groupings, no? Okay, meron tayong dalawang paraan to classify them. So, una, we can classify them as broad spectrum or narrow spectrum. Okay, ano ibig sabihin ng class? Okay, pag sinabing broad spectrum, ano ba ibig sabihin ng broad? Broad. Malawak. Malawak. So, ibig sabihin, ang mga antibiotics na broad spectrum, marami siyang kayang patayin microorganisms. Di ba, Alexia? Marami ka bang kayang patayin microorganism kung ikaw ay isang broad spectrum antibiotic? Ha? Yes. Okay, so ibig sabihin, kahit ano, okay, kahit ano kaya niyang mapatay for that matter, no? Mas hindi naman lahat, no? Basta malawak yung kaya niyang patayin microorganisms. Contrary to that, meron din tayong narrow spectrum. Pag naman sabing narrow spectrum, specific lang yung mga kaya niyang patayin na microorganisms class. So for example, pag sa mga narrow spectrum, merong mga antibiotics that are intended for gram positive and merong mga antibiotics that are intended for gram negative bacteria. Do you remember that? Naalala niyo pa yung mga gram positive and gram negative? Naalala niyo yung concepts na yun? Kahit hindi mo na yung mga bacteria, naalala niyo yung concepts na yun? Yes. Meron tayong mga gram positive and gram negative. Mostly dahil, bakit nga ulit meron tayo nun class? Dahil yan sa kapal ng kanilang cell wall that is made from peptidoglycan, if you remember, sa microbiology. Tama? Okay, but the point is, meron tayong mga infections na caused by gram-positive and gram-negative bacteria class. Okay, according to studies class, pag tinignan natin kung sino yung mas malalang mga infections. Sabi ng mga studies class, mas severe ang mga infections kapag ito ay galing sa mga gram-negative bacteria class. No? Mas malala yung mga infections class. Pero maraming factors pa rin that will play as to severity of the infection. Pero
mas madalas nakikita daw natin na mas mataas or mas severe ang infection kapag gram negative. So ngayon, ang kailangan nila ay mga antibiotics that are specific to them. Tama ba 'yan? Tama ba 'yan, class? Oo, class, no? Yes. So mas medyo sa totoo mas maganda, class, na mas specific yung mabigay natin na antibiotics, no? Kasi pag broad spectrum, malawak. Pero alam niyo, class, just to give you idea, no, dito sa Pilipinas usually doctors would start with broad spectrum antibiotics, class, no? Kasi ganito, alam niyo, class, di ba, class, mamaya kasi makikita niyo napakadaming iba't ibang uri ng antibiotics, and I'm sure you've encountered one before. Tama Apakadami, class. So, dahil dun kasi, una, hindi ko kayang i-cover lahat yun, ano? Okay. Pero anong gusto kong maintindihan ninyo dito? Sa dami na yun, paano natin nalalaman, class, kung ano yung, anong antibiotic yung para sa isang specific na sakit? Diba? So, halimbawa, TB. Anong mga antibiotic para sa TB? Which is bacterial infection. If you remember, this is caused by mycobacterium. So, that is bacteria. Meron din tayong mga ano, no, mga bacterial pneumonia at madami pang iba. Okay, ang punto, paano ba nalalaman, class, ang ibibigay na antibiotic sa isang infection? Well, if we follow standards, class, okay, lalo na kung hindi natin alam yung nagco-cause ng infection, okay, ang pinakamagandang paraan to know is through culture. Do you remember culture? Culture? What yes. is bacterial culture? Kukuha tayo ng specimen, halimbawa sa iyo. Halimbawa, kung meron kang respiratory infection, which is bacterial, so i-culture natin siya. Kukuha tayo ng ano, swab. Kukuha tayo ng swab. Tapos kung ano man yung nakuha natin doon, ipapa-culture natin. Culture means, ano, we will allow growth of bacteria. Di ba? So papadamihin natin sila. And then after that, kung na-identify na natin, kilala na natin yung nagko-cause ng infection, mas madali na bang pumili ng treatment? Yes. Kasi alam na natin, class, kung anong antibiotic yung ibibigay. So ngayon, anong ibig sabihin ng class? Bago pala malaman kung anong antibiotic dapat ang ibigay sa'yo, dapat i-culture muna. Tama? Tama ba yun? Oo. So usually, everything started there. Diba? Nung kinukulture yung mga infection, ganun natin yan nalalaman. Pero ngayon, we don't need to do cultures na palagi. Okay? Kasi dahil kilala na natin yung mga microorganisms, we don't need to, ano na, no, to culture. Halimbawa, alam na natin yung TB ay, ano, ay nagkukos, ang nagkukos nito ay mycobacterium, ano, tuberculosis. So, pwede natin ibigay yung mga medications. Or basta kung alam na natin yung microorganism, hindi na natin kailangan i-culture. Di ba? Yung mga sakit karaniwan, alam na natin yung mga nagkakos ng infection na yon. Tama ba? Sa microbiology, yes. We talked about class communicable diseases na na-identify na natin kung ano-anong mga bacteria nagkakos ng mga specific ng sakit. Now, kakailanganin lang natin yung culture kapag hindi natin sure kung ano yung infection. Di ba? Minsan kasi yung mga sintomas nagkakapare-parehas. Di ba, Angel? So, hindi natin ngayon malaman kung ano ba itong sakit na to. Ito ba, pneumonia lang ba to? TB na ba to? Or depende. Di ba? So, in those instances, kailangan natin ng culture para ma-identify natin yung bacteria para mabigyan natin ng tamang gamot. Tama? So, class, huwag niyong gagawin yung ginagawa ng ibang mga Pilipino na pag may, halimbawa, meron kang infection, hindi naman natin alam kung ano nagkakos. Sabi ng kapitbahay mo, uy, ito ininom ko eh, baka effective to sa'yo. Di ba? Kasi hindi natin alam kung parehong microorganism ba yung nagkakos ng infection ninyo. Tama ba? So, maaring ano, hindi nabibigyan ng tamang antibiotic for that matter. So, ayan, class. So, ganun natin yung nalalaman. Kaya lang, class, una, anong problema dun kapag nagkukulture? Ang problema, class, matagal yun gawin. It would take time. It would take days bago natin makuha yung culture. Sometimes weeks. Tama? So, paano yung pasyente? Paano yung pasyente? Aantayin niya muna yung, ano, yung results ng culture bago siya mabigyan ng antibiotic. So, medyo hindi yun tama, no? Okay, baka mamaya lumala na ng husto yung, ano, yung infection. Eh, ano, ikamatay pa yan ng pasyente for, ano, sa septic shock, for example. So, usually, they will start with a broad spectrum. Nagigets niyo yung idea? Bakit broad spectrum? Kasi
kahit hindi, o kahit hindi natin kilala pa or na-identify pa yung microorganism na nagkakos ng infection, madami ba siyang kayang patayin? Hopefully, yung nagkakos ng infection mo ay mapatay nito. Tama ba? Kung naging effective na to, sometimes there's no need for narrow-spectrum antibiotics. Tama? Okay, kaya usually doctors would start with broad-spectrum antibiotics. So, nagigets yung ibig sabihin ng broad-spectrum and narrow-spectrum? Hello? Yes. Now, another category that we need to appreciate here is bactericidal and bactericidic. We've been talking about this several times in the past lectures. Diba? Pag sinabing bactericidal, anong ginagawa niya sa microorganism? Sa bacteria? Kill. Very good. Pinapatay. Okay, pinapatay niya. Pero pag bacteriostatic, panatili na. Pinipigilan inhibit. Lang. It inhibits growth or reproduction of microorganism. So, pinipigilan niyang magpadami. As you can see in the picture, no, hindi na siya makapagpadami. Okay, and hopefully, dahil hindi na siya dumadami, kaya na siyang labanan ng ating immune system. Tama ba yun? So, these are groups of antibiotics, class. Excuse me. So, we have bacteriostatic or bactericidal or merong mga gamot ngayon, class, na parehas na. Okay, they're also bacteriostatic and bactericidal at the same time. Okay? The goal of antibiotic therapy is to decrease the population of invading bacteria to a point at which the human immune system can effectively deal with the invader, class. So, technically, class, hindi naman yun basta mapapatay lahat ng antibiotic. If you take the antibiotic, hindi naman siya, hindi niya mapapatay yan lahat. Okay? So, pabababain niya yung population. Halimbawa, we're using bactericidal. Okay, papatayin niya yung karamihan ng mga microorganisms, okay, ng bacteria, pero meron pa dyang matitira for sure. Okay? So, pag bumaba na ito, class, ang hope natin, class, ay makaya na ito ng sarili nating immune system. Di ba? Para magtuloy-tuloy yung iyong recovery, for that matter. Tama? Naiintindihan niyo ako? So, pinapababa natin ito sa population na kaya ng labanan ng ating immune system. Alam niyo, kaya yan naging infection kasi na-overwhelm yung immune system. Ay, sobrang dami, hindi ko na yan kaya. No? Hindi niya kaya. So, kailangan niya ng tulong. Di ba? So, ang gagawin ng antibiotic, papababain niyo yung population. It's either through killing them, the bacteria, or inhibiting their growth. Hindi, wag na kayong dumami. Parang ganun. So, kapag hindi na sila dumadami, as mentioned, bumababa na yung kanilang population. So, kapag mababa na yung population, mas kaya na itong labanan ng ating immune system. So, ultimately, ang magliligtas pa din sa'yo ay ang iyong immune system, class. Okay? So, yan, class. Kaya literally, pagka, ano, kung gusto natin maiwasan yung mga infections na to, immune system pa din ang ating kailangang i-strengthen or palakasin, class. Okay? Sige. Now, when we talk about antibiotics, class, okay, parang ang question dito is, paano ba nila pinapatay o nilalabanan yung mga microorganisms? Well, actually, there are 5 mechanisms. Merong 5 paraan kung paano nila pinapatay o in-inhibit ang growth ng microorganisms, class. Okay? Ang pinakasikat sa lahat is to inhibit cell wall synthesis. Well, if for you to be able to understand this, you need to go back to your anatomy of cell. Okay? Well, ang mga bacterial cell, well, remember bacteria is a prokaryotic cell and prokaryotic cells have cell wall. Bukod sa cell membrane, meron pa silang cell wall. Do you remember? Yes. Cell wall is... cell wall serves as a barrier. Cell wall serves as or it provides the bacteria its shape. Diba? Meron iba't ibang bacteria. Meron tayong bacilli, the rod shape, kamukha na sa picture. Meron din tayong mga cocci. Remember? Cocci are spherical or round. Do you remember? Hello? Do you remember? Okay. Yes. So, yan, ganyan class. So, cell wall nagbibigay ng shape doon. Pero siguro ang mas mahalagang purpose nito is to serve as a barrier. Barrier para hindi basa-basa makapasok yung ibang mga substances. At the same time, hindi basa-basa makakalabas yung laman ng mga cell. However, if you inhibit the synthesis of cell wall, ano ba synthesis? It's about making.
Diba? How bacteria make the cell wall. So, ano daw gagawin mo? Inhibit mo daw yun. Nagigets mo ko? In short, pag hindi gumawa yung bacteria ng cell wall, ano mangyayari sa cell? Sa bacterial cell? What do you think? Pag walang barrier, ano mangyayari? Walang protection, sir. Walang protection. So basically, class, pwedeng ano, mamamatay yung mga bacterial cell. Una, magli-leak yung ano niyan, magli-leak. Imagine, wala kang barrier, no? So magli-leak yung laman niyan, class. Okay, at maapektuhan ito ng osmolality ng ating ano, ng ating katawan for that matter. And basically, mag-rupture yan. Boom. Class. Mamatay yung mga cells, bacterial cells for that matter. Okay? So pag walang cell wall. So ito, class, may mga antibiotic na sisirain yung cell wall. Yung iba naman, cell membrane. Okay, cell membrane. So parang it would have the same effect. Okay, ito cell wall, ito naman cell membrane. Meron ding mga antibiotics, class, na ang target naman ay nucleic acids. Well, dalawa lang naman nucleic acids natin eh. It's either the DNA or RNA. Remember, class, DNA is the blueprint of the body, class. Recipe, if you remember my analogy in the past. Naalala nyo pa yun, class? Class, kapag pinigilan natin ang pagsisynthesize ng DNA, for example, mawawalan ba ng instruction yung bacteria, class? So, hindi niya na alam yung gagawin niya, class. Di ba? To the point that it will die or it will be, its growth will be inhibited, class. So, yun, class, ano? So, ito naman DNA yung target. Sir, safe ba to? Safe ba yan? Hindi ba pag tinake natin yung drug, pati DNA, yung mga cellular DNA natin, madadamay? Sa tingin mo? Fortunately, class, fortunately, iba ang paraan ng pagsisynthesize nila ng DNA over our way of synthesizing DNA. So, ibig sabihin, iba yung bacterial way of synthesizing DNA versus a human way of synthesizing DNA. So, technically, hindi naman naapektuhan ang ating DNA. So, safe ito. Okay? Now, we also have group of antibiotic, class, that is inhibiting protein synthesis. Alam nyo, class, ang mga bacteria to survive, actually lahat ng cell, including human cells, class, to survive, kailangan natin, ang pinakamahalagang element doon ay, ano, ay protein. Okay? If you go back to your biochemistry, di ba, meron tayong lecture doon about protein synthesis. So, halos karamihan ng mga cells natin sa katawan ay gumagawa nito. Actually, lahat ng cells natin sa katawan gumagawa ng sariling protein. Okay? To make hormones, to make enzymes, DNA, class, no? So, ang punto, para mag-survive ang cells mo, kailangan ng protein. So, pagka pinigilan mo ang paggawa ng proteins, cells will also die. You understand? You understand? So again, merong mga antibiotic na ang target ay proteins, merong mga ang target ay nucleic acid, meron namang cell wall or cell membrane, at panghuli ay mga folic acid or in the metabolic pathway of the cells, class. So parang halimbawa ang pinakamadalas na tina-target niyan folic acid. Folic acid is a vitamin, class. Vitamin B to be specific. Okay? Folic acid is a vitamin that is important para makagawa ka ng mga nucleic acids, DNA, RNA, class, ganun. So, ibig sabihin, pagka inalis mo yan, pag nawala ito, hindi ka rin makakagawa ng nucleic acids or ng DNA. So, yan ang mga mechanisms, class, kung paano nilalabanan ng mga antibiotics, class, ang ating mga infections, class. Okay? But we will not, why do I have to discuss this way? Kasi sa totoo, napakahirap intindihin yan, class, in a sense na, alam nyo, class, para maintindihan mo to, you need to understand kung paano ba gumagawa ng cell wall, halimbawa ito ha, ang bacteria. And as nurses, we don't need to, I mean, we don't need that. Okay, okay na tayo dun sa idea na these are antibiotics that will inhibit the synthesis of cell wall. Pag walang cell wall, okay, ikamamatay yan ng mga cells. Okay na tayo dun sa aspeto na yun, class. Okay, we don't need to elaborate on how bacterial cell wall is made. Okay, para maintindihan mo kung saang area doon, class, nagte-take effect yung medication, class. Pero in reality, meron ganun, class. No? Siguro kung kailangan mong aralin talaga yun,
Okay, siguro kung ikaw ay pharmacist o kaya doctors, kung magdo-doctor na kayo, aaralin niyo na 'yon, class. Okay, no, but for nursing, it's enough to learn that these are the most effective ways on how antibiotics, class, kill or inhibit growth of bacteria. Do you follow? Okay na tayo dito, class. Tama? Hello? Hello, class? Yes, sir. Yes, sir. Oh, hello, class. Sige. Have you ever used antibiotics in the past? Nakagamit, nakainom ka na ba ng antibiotic, class? Yes, sir. Okay. Can you remember kung ano antibiotic yan? Azito, Linda. Sir. Ha? Ano yun? Azithromycin, ganyan. Okay. Nakatay ka na ng amoxicillin? Or yes. Allergic. Okay. So, yun, class, are these are antibiotics, class. So, later we'll talk about groups of antibiotics, class. Okay. Ah, ito na pala. So, these are now the different classes of antibiotics. Actually, hindi pa yan lahat. Kulang pa yan, class. But these are the most common. Sabi ko nga, sa sobrang dami, you know, we cannot cover everything. But these are the most commonly used antibiotics, class. So, as we go along with the discussion, I'll be sharing with you kung kailan sila ginagamit. At tuwing kailan at saka mga side effects, pag-usapan din natin, class. Although halos pare-parehas naman yan, may mga konting pagkakaiba lang, class. So you have aminoglycosides, carbapenems, penicillins, and penicillinase-resistant antibiotic, cephalosporin, fluoroquinolones, sulfonamides, tetracycline, and antimicrobacterial drugs. Okay, mycobacterium, so is this for TB? Yes. Okay. So, itong antimicrobacterial drugs, class, I'll not be covering this today. Okay? Probably, we will be covering this sa CHN na lang. Kasi, we will talk about National TB Program of the DOH. So, obviously, madadaanan natin to doon para tipid na rin yung time natin, class, no? At hindi pa ulit-ulit yung lecture. So, we'll be talking about this sa National TB Program ng Department of Health, class, no? Yung mga antimicrobial mycobacterial drugs or para sa mga TB drugs. Doon natin siya pag-uusapan. Kasi hindi sila nag-fall dito sa mga ibang classes of drugs. Eh. Wala. Hindi sila dito. Kaya they are grouped as antimicrobacterial drugs. Do you follow? Hello? Hello, class? Yes, sir. Yes. Sige, let's start with aminoglycosides. Okay? Aminoglycosides. So, doon sa lima, ano ang kanyang mechanism of action? Paano siya lumalaban ng bacteria, class? Sagot? Paano lumalaban, class? They what? They what, class? They? Inhibition of protein synthesis. Okay. So, they will inhibit, class, protein synthesis, class. Ayun. So, hindi na makakagawa ng proteins yung mga bacteria and eventually they will die, class. Diba? Pag wala kang protein, class, okay, hindi ka makakagawa ng mga nucleic acids. At the same time, yung mga enzymes na kailangan mo to survive, hindi mo din magagawa. And eventually, you'll die, class. Okay? So, aminoglycosides, class, will take effect, okay, in the by inhibiting, class, protein synthesis, class. So technically, they will be able to kill microorganism. Tama? So are they bactericidal or bacteriostatic? From the name kill, they are bactericidal. Okay. Now, in terms of the microorganisms that they are able to kill, okay, sino daw yung mas susceptible, yung mas prone na mapatay nila, class? Gram negative bacteria, class. Ang sabi ko nga sa inyo kanina, according to studies, mas malakas ba ang mga infection pag gram negative? Yes. Oh, sige, hindi ko nasasabing magpangalan kayo ng gram negative, baka kasi nakalimutan nyo na eh, no? Pero naalala nyo, class, kasama yun sa exam nyo ng microbiology. Do you remember? So, the group of gram negative bacteria. So, lahat yun meron yung relevance dito, ano? Hindi ko naman yung pinakabisado sa inyo na trip-trip ko lang, no? Okay? So, yan, mga gram-negative, yung mga target ng mga aminoglycosides, class. Okay? They are the ones that are susceptible. Ibig sabihin ng susceptible, ano ba yung susceptible? Mas prone sila, no? Mas napapatay nila ang mga gram-negative bacteria, class. Aminoglycosides. Okay?
Sige. At sino-sino ba yung mga yan, class? Okay. Ayan, protein. Ito, class. Mawawala na ito, class. No? Okay. Sino-sino ba itong mga natatarget niya, class? O ito yung mga susceptible strain. So, ibig sabihin, ganito natin yung pag-aaralan. Okay, ibibigay ko, class, yung mga microorganisms that are susceptible to specific antibiotic, class. Tapos, kapag ka nagkaroon na kayo ng mga pasyente, you just have to learn kung anong nagkukosong infection niya. And then, you'll be able to identify kung magiging effective ba sa kanya antibiotic. Halimbawa, effective ang aminoglycosides kapag ang infection mo is due to Pseudomonas aeruginosa. Okay? Do you remember Pseudomonas? Okay, ang Pseudomonas karaniwan, class, ay isa tong malupit na infection. I mean, kapag ka nagkaroon ka niyan, class, medyo mahirap siya kasi meron, kung naalala niyo, class, yung anatomy ng bacterial cell wall or ng bacterial cells, meron pa silang isang layer, ang tawag natin glycocalyx, no? Glycocalyx, class. At maari yung mga Pseudomonas aeruginosa, meron silang ganun, class. Meron silang slime layer na glycocalyx. So in short, parang masyadong makapal yung kanilang membrane kaya mahirap silang patayin, class. Okay? At ang antibiotic, class, na effective sa mga Pseudomonas infections ay aminoglycosides, class. Okay? Ano ba mga sample infections niyan, class? Well, actually, madami, no? Pseudomonas aeruginosa can infect the blood. It can also infect the lungs. Mostly lungs. Okay, mostly lungs. Okay? Mga respiratory infections ang daladala niyang Pseudomonas aeruginosa. Ano pa? Okay? Ang E. coli is also gram-negative, no? Kaya din niyang patayin ng aminoglycoside. Okay, sir, di ba ang E. coli is a normal microflora? Tama ba yun? Do you remember? Yes. Hoy, ano ibig sabihin ng normal microflora? Nandun na talaga. Resident microflora. Nakatira sila sa katawan natin. Tama ba yung Kim? Oo, no? So, nakatira sila sa katawan natin, class, no? Pero, normal lang sila kapag nandun lang sila sa lugar na yon. Saan ba sila karaniwang natatagpuan? Ang E. coli. Sa colon. Okay? Sa colon ito karaniwang natatagpuan, class. Okay? Pero, kapag lumabas ito sa colon, normal pa ba ito? Hindi na. Okay? So, halimbawa, class, nainom natin. Pwede ba yon? Hindi po. Pwede ba? Hindi, pwede ba natin siyang mainom? Possible na mainom, pero hindi. Possible. Pero dapat nga hindi doon. Kasi nga dapat nasa colon lang siya, eh, no? Okay, pero posible. Halimbawa, class, yung iniinom mo contaminated pala ng fecal matter. Tae, in short, ginagandahan ko pa, eh, no? So, na-contaminated yung iniinom mo ng tae, class. Okay? Halimbawa, yung tubo ng tubig ninyo ay malapit sa Poso Negro. Kaya nga may rule niyan, pag nagpapatayo kayo Poso Negro, dapat malayo sa water source, no? Well, ang punto is, class, natatarget din yan ng aminoglycosides. Kaya yung patayin ng aminoglycosides. Pwede yung mag-cause ng pagtatae, yung E. coli, o kaya naman UTI. Ayan. So may mga UTI na dahil sa E. coli, class. Maling paghuhugas, class. Especially women. Diba? Tinuruan ko na kayo, class. I-demo ba natin ulit? Gusto mo ba? Okay. Wag na po at naka-record tayo. Ano? Okay? So, E. coli. Pwedeng UTI, pwedeng diarrheal infections. Ayan, class. Okay. Now, another group are proteus. Ano ibig sin SPP? Species, class. Okay? Proteus species, class. Well, ito class, karaniwan UTI din yan, class. UTI din ang ano yan, ang result. Okay? So, aminoglycosides. Klebsiella, Enterobacter, Serratia group, Citrobacter, and Staphylococcus species. Yan, Staphylococcus, class, is also a resident microflora. Tama? Tama ba? Saan naman yan? Yes. Sa skin yan, karaniwan. Sa skin, sa ears, ayan, class. Mga resident microflora yan, class. Okay? Pero kapag ka sumobrang dami yung population, nagkukos din sila ng infection, class. So, pwedeng, alam niyo yung boils? Alam niyo yung boils? Pigsa. Pigsa, ano? Yung pigsa, pwede ba yun, class? Staphylococcal infection ba yun? Oo, class. Karaniwan, staphylococcus yun, class. Minsan, ba't yung mga acne? Acne is also, can also be infected. Tama ba? Kapag infected ang acne, class, ang tigyawat mo, okay, bukod sa pampahupa ng mga tigyawat, pwede ka rin bigyan ng antibiotic.
it just makes sense para maiwasan natin ang infection mula sa acne. Do you follow? Hello? And aminoglycosides could also be one of the choices then. Okay? Sige. Okay. Now, aminoglycosides is also intended for serious infections. Pero alam mo kasi matapang tong drug na to eh. Kaya ka talagang ipaglaban yan, class. No? Sana lang kaya jowain mo, no? Matapang yan, class. Madami yung napapatay, class. Okay? Kahit nga yung matatapang din na bacteria, kaya niyang malabanan, class. Matatapang na sense virulent. Ay, no. Can we use the word virulent? Yes, we can use that. So, yung mga aggressive na mga bacteria, ayan, class, pwede yung malabanan ng aminoglycosides, class. Okay? So, usually, class, marami tayong mga ganong klaseng infections. Pero kapag ganon yung infection, ang drug of choice ay penicillin. Okay, again, I would like to clear this. Ano? Okay, ang una nating binibigay ay penicillin, class. However, ang dami-daming tao, class, allergic sa penicillin. So kapag meron kang allergy sa penicillin, kahit siya ang drug of choice, hindi ko ito pwedeng ibigay sa'yo. Tama? Kaya, class, as we go along, maintindihan ninyo na kapag nagbibigay tayo ng antibiotic, class, bago natin ito ibigay, lalo na kung ito ay through IV, class, okay, nagsiskin test muna tayo. Diba? Skin test is a way para malaman natin kung ang pasyenteng ito ay merong allergy doon sa gamot. Do you remember? Hello, do you remember? Naalala niyo pa, class? Opo. Yes. Okay. Kahit sa ngayon, online niyo pa lang siya natututunan. Okay. Pero as you have your exposure, makikita ninyo, class, kung paano siya ginagawa. At the same time, kung bakit. So sabi ko nga, hindi ka pwedeng basta magbigay, lalo na kapag IV yung antibiotic. Okay? Kasi kapag allergic pala yung pasyente, pag binigay mo siya sa IV, yung allergic reaction magiging systemic din. Malala agad. Kasi sa IV mo binigay eh. Remember, class, if we administer drugs sa diretso sa bloodstream, kung gano'ng kabilis yung effect ng drug, kung may allergic reaction, ganun din kabilis yung magiging reaction niya. Tama ba? At malala. Yeah. Correct? So, hindi ka pwede basta-basta magbibigay ng antibiotic na hindi nagsiskin test. Okay? Pero may isang pagkakataon, class, hindi tayo nagsiskin test. Kailan yun? Sa mga newborn. Okay. Hindi tayo nagsiskin test sa mga newborn. Why? Alam nyo, class, if you go back to the principle of allergies and all, hindi ka naman nagkakaroon ng allergy sa una mong exposure. Wala kang reaction sa una mong exposure. Okay? Kasi hindi pa naman yan kilala ng katawan mo. Kaya hindi pa siya magre-respond. Hindi siya magre-react. Diba? So parang kailangan mo ng first meeting. Ganyan. Sa first meeting, wala pa siyang reaction. No, teka, sino ka ba? Okay. Now, eventually, dun, after nung unang encounter niya na yun, class, yung unang encounter, dun siya mag-create ng mga antibodies na panlaban dun, class. Therefore, the second time na ma-expose ka, magkakaroon ka na ng reaction. Tama? So, ibig sabihin, sa mga newborn, class, lahat ba dun first time? Yes po. Lahat ba first time? Di ba, Alexia? First time lahat. Tama? Mm-mm. Pero alam ko, ubos na ang first time mo. Okay? First time lahat dun, class. So, technically, okay lang muna na wala tayo dun, skin test. Kasi, malamang, hindi pa rin magpapakita ng allergic reactions, class. Okay? Kung ang newborn na to ay ma-admit at kailangan niya na, class, ng antibiotics. So, ganun tayo, class. Ano? Okay, so una, anong sinasabi ko kanina, class? Penicillin pa rin yung karaniwan na first line of antibiotic, class. Lalo na kapag serious mga infections, class. Pero kapag nalaman natin after skin test na may allergy yung pasyente sa penicillin, marami pa naman tayong pagpipilian. Ang pwede nating ibigay aside from penicillin ay aminoglycosides. Okay, later we'll talk about penicillin, class, separately. Okay? So, if you are giving aminoglycosides, I would like you to remember some of these adverse effects. Okay? When we say adverse effects, hindi ito 100% na makikita niyo lahat sa pasyente ninyo. Tama? So, these are effects na pwede niyong makita, class. So, just be prepared to see this. And be careful then or you apply caution, okay? Implement caution kapag binibigay natin yung aminoglycosides. Ang pinaka-disturbing sa lahat, kasi medyo madami, no? Ang pinaka-disturbing sa lahat
ay ito. Kaya ko ito ginawang red. Ano? They are ototoxic. What do you mean auto? It's hearing class. Okay. In short, okay, ang aminoglycosides sa Tagalog, nakakabingi. Okay? Narinig niyo na ba yun? May mga gamot daw na nakakabingi. O ito yun. Isang example ng class ay aminoglycosides. Okay? Kapag matagal mo itong tinitake class, ayan, it can be autotoxic class. Okay? And most of the time, this will result to irreversible deafness. Oy, irreversible. Ano ibig sabihin ng class? Wala na. Nabingi ka na. Diba? Engot. Diba yung Tagalog? Tama ba ako? Yun yata ibig sabihin ng engot, no? Yung kausap mo, ha? Ano yan? Ha? Ha? Ganun lang kausap mo, no? Kapal naiintindihan. Okay? Irreversible deafness. Hindi siya matitreat actually. No? Ayan, class. Because it will paralyze the vestibule, class, which is responsible for our hearing, class. So, yon class. So, autotoxic. So, ingat sa pagbibigay nito, class. No? Hindi pwede itong matagalang i-take, class. Alam niyo ba, class, na merong isang TB drug na aminoglycoside? Streptomycin. O, later, class, no? Okay, bibigay ko sa inyo yung mga listahan ng mga aminoglycoside. Pero isang example dyan, class, ay streptomycin. Okay? At hindi ito karaniyang binibigay ng ano regular. Di ba ang gamutan, pagdating natin sa TB, ang gamutan doon 6 months. Okay? At saka hindi lahat ng TB magsistreptomycin. Yung malala lang, class, such as category 2 pulmonary TB. Category 2. Merong mga categories yan eh. So, ibig sabihin, class, hindi siya routine for that matter kasi medyo nag-iingat tayo, class. No? Pwedeng makabingi ito. Okay? Pwedeng makabingi. Hindi siya pinapauwi sa pasyente. Karaniwan yan ini-inject IM, yung streptomycin. Okay? Para mas monitored ng mga health professionals yung gamot, class. At hindi siya maging autotoxic. Okay? Aside from that, it could also result to confusion, depression, disorientation, numbness or tingling sensation, and then weakness. So, pero tandaan mo, adverse effects ito, ah. Hindi naman, ibig sabihin, makikita mo yan lahat sa pasyente. But it can result to this, no? Depression too. Okay? Now, aside from being autotoxic, aminoglycosides are also nephrotoxic. They're also damaging to our kidneys. Hindi talaga siya pwede basta-basta ibigay, class. At imaginein mo, class, kapag ka ininom mo to ng walang reseta, you are endangering yourself of being deaf or having renal failure. Kaya hindi po pwedeng bumili ng mga antibiotic na walang reseta. Huwag kayong iinom ng antibiotic na hindi nireseta. Okay? Because we need to consider these things. Halimbawa, yung pasyente mo, class, kumaga meron ng renal insufficiency, medyo may tama na yung kidneys, class. Ang binigay mo pang antibiotic, aminoglycoside, damaging ba yan sa kidneys? Yes. So yung kanyang may tamang kidney, mauuwi talaga sa failure. Tama ba? Dahil sa aminoglycosides. Do you understand? So dapat healthy talaga yung kidney, class. Hindi pwedeng magbigay ng aminoglycosides kapag may tama na yung kidneys, no? Or kapag may existing problems na with kidneys. Otherwise, it could lead to renal failure. Okay? Well, another possible adverse effect, which is somewhat rare, hindi naman siya ganun kadalas nakikita, but we need to then monitor. As nurses, class, ikaw, kung magbibigay ka ng aminoglycosides, tatandaan mo din tong mga adverse effects na to, ano? Kasi iyan yung babantayan mo. Diba? So, una, i-check mo yung ihi ng pasyente. Kung nagbibigay ka ng aminoglycosides, i-check mo yung ihi ng pasyente. Pwede ka rin mag-check ng hearing. Tama ba? Tama ba yun, class? Huy, class, yan yung mga role mo. Kaya kapag ka nag-aaral kayo ng medication, signan niyo yung mga pwedeng side effects o kaya adverse effects. At bilang mga nurses, yun yung babantayan mo kasi doon tayo mas may kayang gawin. Tama ba? Okay? So, yan, class. Bantayan mo yung ihi ng pasyente, yung kanyang hearing. Okay, kung confusion pasyente mo, ang issue natin dito, safety. Di ba? Baka mahulog sa kama, ganyan. Tama ba? Hello? Hello? Disoriented kasi. Okay? Now, hematology naman, sa blood naman, it could also result to bone marrow suppression. Bone marrow suppression, ano yung ibig sabihin yan, class? Hindi normal ang pagpo-produce mo ng mga blood cells. Remember, bone marrow is the one producing blood cells.
white blood cells, red blood cells, ganyan. Pero madalas ang tinatamaan dito, white blood cells class. Okay? Mga blood discretion class, eh, no? Mga abnormality with blood production class, blood cell production class. Karaniwan WBC class. Let's say, a granulocytosis, ganyan class. At kapag ka tinamaan ng WBC, it could also result to immunosuppression. Remember, WBC are the ones fighting infection, right? Tama? So kapag sinupress mo yon, hihina ba ang iyong immune system? Yes. Oo, class. Resulting to what we call a super infection. So, ayan. Literally, hindi lang siya basta infection, no? Super infection. Mas malala na yan, class. Okay? For that matter. Okay? Now, isa pa sa karaniwang mga side effects. Ito common to. Very, very common to. Mga GI side effects, class. Well, pagka GI karaniwan, ano naman yan? Nausea, vomiting, diarrhea. Yung tatlo na yun. Palagi yung nakikita, class. Nausea, vomiting, and diarrhea, class. So, pero ito, mas tolerable naman ito. Okay? Mas madali naman siyang ma-monitor, class. Okay? Because of diarrhea and vomiting, it could result to weight loss. Okay? And aminoglycoside, hepatotoxic din. Grabe naman pala itong gamot na ito. Ang daming pwedeng sirain, ano? Okay, pwedeng makabingi. Pwedeng sirain ng kidneys. Pwede ding sirain ng liver, class. Grabe siya, no? Okay? Now, sa cardiovascular naman, it could result to palpitations. Medyo mabilis yung tibok ng puso ng pasyente. Hypotensive or hypertensive, class. Depende, class. Okay? Now, and then, finally, class, hypersensitivity reactions. Ano ibig sabihin ng hypersensitivity? It's a type of allergic reaction, class. Tama ba yun? Hello? Okay, sabi ko nga, bago natin ibigay ito, kailangan natin ng skin test. Okay? Marunong na kayo mag-skin test? Ha? Marunong na kayo mag-skin test? Anyway, sige, let's continue. Ayan, class. So, karaniwan ang mga signs ng allergic reaction sa medication, class. Ayan, purpura, rashes, or urticaria, class. Yung rashes, alam mo na yan, class. Siguro yung urticaria, hindi ka masyadong familiar. Sa English, ang tawag nila doon, hives. Di ba, Jai? Di ba sa atin ang tawag natin, hives? Joke lang. Okay, class. Nakikisatin. Okay, class. O, hives. O, parang basically ito yung urticaria, class. Yung mga pantal na dikit-dikit, nakakita ka na yan, class. Hello? Nakakita ka na ng ganyan. You will describe this as urticaria. Di ba yung namamantal tapos ganito yung pantal niya, class? Ano? Parang nahigad. Alam niyo yung higad? Okay. Oh, class, no? Urticaria. So, this is a sign of, ano? Of allergic reaction. Bukod sa mga typical na rashes. So, pwedeng ganyan din ang kanyang, ang makita natin sa pasyente. Okay. Sige. So, these are now the examples of aminoglycoside. Yung kanina sinabi ko, oh, streptomycin. Ayan. Neomycin. Ito naman, class, yung neomycin, class, ano to, unique to. Kasi, minsan ginagamit ito to kill normal microflora, class, sa colon. Para mabawasan yung microflora sa colon. Okay? Pwede nating bigay, ang pwedeng ibigay ay neomycin, oral na neomycin. Okay? Ayun, sa colon. May, sir, bakit babawasan? Habang kwento eh. Pero ano, yung mga bacteria kasi sa colon nagpo-produce ng ammonia. Ammonia is a waste class. Na kapag kadumami, it could result to a lot of problems. It could reach the brain, it could result to encephalopathy, mamagay yung brain dahil sa ammonia. So, kapag pinatay mo yung mga ibang bacteria class sa colon, okay, mababawasan ang production ng ammonia. So, pwedeng ganun class. So, neomycin is an aminoglycoside. Yan, ano pa yung mga common dyan? Amikacin, gentamicin, ayan yung mga common class. Kung narinig nyo na yung mga gamot na yan, these are under aminoglycoside. So, what you have to remember? Yung mga adverse effects natin kanina, they are ototoxic, they are also nephrotoxic. And then, how do they kill microorganisms, class? By inhibiting protein synthesis. Do you follow? Naintindihan yung aminoglycosides? Ha, class? Gusto sana kasang bigyan ng, ano, ng suffix, kaya lang mapansin mo, hindi lahat sila pare-parehas, ano? Although karaniwan may mycin sa dulo, pero kasi mamaya meron pang isang grupo, ganyan din, meron ding mycin. Kaya hindi ko pwedeng ibigay yung suffix kasi malilito ka.
o basta ito class yung mga common na aminoglycosides, no? Gentamicin and amikacin, yan yung mga sobrang popular, okay, sa ospital when they are prescribed by doctors class, no? Gentamicin, amikacin, yung streptomycin para sa TB, karaniwan yan, ano? Okay, TB drug yan, streptomycin. All right, now we will now be continuing class with another group of antibiotics. Collectively, ang tawag natin sa kanila ay mga beta-lactam antibiotics class. Well, teka lang. Okay, itong mga beta-lactams, para silang meron silang, chemically speaking, they have this what they call as beta-lactam ring class. Okay? This beta-lactam rings class will bind here, thereby inhibiting growth of microorganisms. It will bind to the cell wall to an aspect of cell wall synthesis class, thereby inhibiting cell wall synthesis. Now, kung ang aminoglycosides, they inhibit protein synthesis, eto class, alin ang pinipigilan niyang ma-produce? Ang cell wall. At kapag walang cell wall, ang bacterial cells, okay, mamamatay din ba ang mga bacterial cells? Imagine mo, walang barrier, no? Walang barrier. Okay? Pwede bang mamatay yung mga bacterial cells dahil dyan, class? Wala silang cell wall. Yeah. Okay? So, ang tawag natin sa kanila ay beta-lactams. We will not be going into deeper aspect of beta-lactams because you don't need that. Okay? Well, bakit ko to kailangang sabihin? Kasi, beta-lactams, we have four groups of antibiotic that have beta-lactam rings class. These are penicillin, cephalosporin, carbapenems, and monobactams class. Now, why do I need to tell you that? Because, dahil pare-pare silang may beta-lactam rings class, anong implication nito? Kapag ang pasyente mo may allergy sa penicillin, in all likelihood, allergic din siya sa ibang grupo na to. Do you get me? Halimbawa, si Jai may allergy sa penicillin. Hindi kita pwedeng bigyan ng kahit anong penicillin-related na medication o lahat ng kapamilya ng penicillin. Di ba, Jai? Hindi ko rin pwedeng ibigay sa'yo. The same thing, hindi ko rin pwedeng ibigay sa'yo ang mga cephalosporin drugs, carbapenems, and monobactams because in all likelihood, magiging allergic ka din. It may not be 100%, pero malaki yung chance na allergic ka din. Tama? Especially itong dalawa, penicillin and cephalosporin because they have beta-lactams class. So, in all likelihood, chemically, halos magkaparehas lang sila. Okay, so kung allergic ka sa penicillin, malamang ba allergic ka din sa cephalosporin? Yes. So, dalawang magkaibang grupo yun, class, pero dahil allergic ka sa penicillin, hindi ko sila pwedeng ibigay sa'yo. So, pagka ganun, ibibigyan ka ta ng iba pang grupo ng antibiotics. Do you follow? Hello? Yes. Do you understand? Oh, yun, class. Kasi mamaya ganito. Pag nag-assess kayo ng pasyente, pag nagbibigay ng gamot, syempre, minsan tatanungin natin, may allergy po ba sa gamot? Pag sinabi ng pasyente mo may allergy sa penicillin in the past, okay, o dati kasi binigyan ako ng penicillin, pero nagkaroon ako ng allergic reaction. So, malamang, aalisin na rin sa choices ng doktor yung pagbibigay ng cephalosporin. Do you follow? Do you understand? Because they have chemically almost the same structure. Okay? Hindi naman 100%, but they are almost the same, has the same structure, class. So, yon, class. Kaya kailangan ko isama tong slide na to to make that point, class. Okay? So, these are four groups of beta-lactam antibiotics, class. So, we will be talking about penicillins, cephalosporins, carbapenems, and monobactams, class. Well, ang pinakamadaming grupo ay cephalosporin, class. Because you have first, second, third, and fourth generation of cephalosporin class. So, mapansin mo, madali yung maalala. Di na may mga penicillin. Ano napansin mo? Lahat sila may? Silin. Silin, okay. So, yung kilala mo, amoxicillin, kapamilya ba yan ng penicillin? Yes. Okay. Cloxacillin. Okay, ano pang kilala mo? Oxacillin. Ayan, ticarcillin, methicillin. Ayan, class. And isa sa mga popular before yan, methicillin class. Kaya lang maraming bacteria nagkaroon ng resistance na sa methicillin. No? Methicillin resistant mga bacteria class. Well, anyway, ayan class yung mga penicillin. Cephalosporin, madali din silang makilala kasi may mga ceph sila sa pangalan. Ito naman kakaiba, prefix. No?
prefix before the name. I mean before. I mean prefix. Ayun ka. Sa unahan. Okay, Seth. Okay, kilala mo ba yan? Nakarinig ka na ba ng isang cephalosporin? Cephalexin, yung mga common. Cephaclor. Ayan. Tama ba yun yung mga common? Cefuroxime. Ayan yung mga common natin class na cephalosporin drugs. May mga ceph. Okay? Carbapenems class, may mga penem karaniwan sa pangalan. Okay? And then monobactams. Okay? So, isa-isahin natin sila class. Starting with carbapenems class. Okay? Una, ang mga carbapenems are broad-spectrum antibiotics. Okay, ulit. Ano nga ulit yung broad-spectrum? Ano nga ulit yung broad-spectrum? Malawak. Malawak na. Ano yung sabihin nun? Pwede ba niyang mapatay ko kahit siya gram-positive, gram-negative? Kaya niya ba yun? Yes. 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 Okay, pwede yan, class. Pwede siya sa gram-positive, gram-negative. Yun ang ibig sabihin ng broad-spectrum. Okay? So, tayo, kapag ka hindi natin talaga sure kung ano yung cause of infection, we can start giving broad spectrum habang inaantay natin yung results ng culture. Well, obviously, hindi naman tayo nagde-decide nun. It's a doctor's decision. Pero at least alam mo na itong gamot na to ay binibigay. Pwede ba, ibig sabihin, class, no, sa course ng treatment ng pasyente, pwede ba siyang magbago ng antibiotic sa kalagitnaan? Lalo na kapag lumabas na yung culture results? Yes po. Oo, so ganun yun, class, oh. Pero hindi natin kasi pwedeng antayin na wala tayong ginagawa. So we can start the treatment, class, with broad spectrum. So isa din to sa mga choices natin, carbapenems, class. Okay? And how do they inhibit growth of microorganisms? They inhibit cell membrane synthesis. So anong pinipigilan naman yan sa paggawa, class? Cell membrane. Okay. Ang aminoglycosides kanina, anong pinipigilan? Protein synthesis. So wala kang protein. Dito naman ay cell membrane. Thereby making the bacteria susceptible and leading to cell death. Bacterial cell death, class. Cell membrane. So pag tinignan natin yung carbapenems, ito siya dito sa cell membrane. Okay, dyan siya nagtitake effect, class. Tanong, para saan ito? Anong klaseng mga infections, class? So again, bibigay ko sa iyo yung mga strains ng bacteria na prone o kayang patayin ng carbapenems, class. Yan, mga streptococcal infections such as streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Itong dalawa na to, pwede itong, ito pa, Klebsiella pneumoniae, ayan ay mga pwedeng mag-cause ng pneumonia. So mapansin mo, ang pneumonia, unlike TB, ang TB kasi isang bacteria lang nagkakause ng TB, eh, di ba? Mycobacterium tuberculosis. Tama? Pero ang pneumonia, Cyril, pwede bang iba-iba ng bacterial cause? Pwede, no? Tama? Okay. So may mga bacteria na, ay may mga pneumonia na iba-iba yung pwede nating treatment. Halimbawa, nagka-pneumonia ka, Cyril, pwedeng iba yung gamot sa'yo versus ang pneumonia ni Kim, versus ang pneumonia ni Junjun. Diba? Depende kung anong bacteria yung nagko-cause. Pero kung kapamilya lang dito, pwedeng pares naman ng gamot ang ibigay natin sa inyo, kapamilya ng carbapenems. Tama ba? Hello? Okay. Lalo na kung, alam ba, streptococcal infection such as streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, kaya Klebsiella pneumoniae, okay, E. coli din, okay, Pseudomonas aeruginosa, and the rest of this, class. So these are all possible infections na pwede nating matreat using carbapenems, class. So karaniwan sa mga bacteria na nabanggit ko, class, would result to intra-abdominal or urinary tract, skin, bone, joint, and gynecological infections, class. Okay? UTI. Ayan. Skin infections, class. May mga sugat mong nagnanaknak. Okay? Okay. Kapag may mga sugat na maraming nana, ayan, class. Isa din yun sa mga top choices natin, carbapenems, class. Okay? Mga group of medications, class. Under carbapenems, class. Okay? Well, pwede din bone infection. Hoy, class, pag bone infection, malalim yan, ano? Tama ba? Ibig sabihin, yung infection mo hanggang bones, as in literally, tagos hanggang buto. Di ba, Alexia? Hanggang buto. To the bones, literally. No? Ayan, class. Infection of the bone. Medyo malalim. Ano ba example yun? Osteomyelitis. Kung narinig nyo na yun, class. Osteo, buto yun, class. No? Infection sa buto. So, pwede din carbapenems. Or some gynecological infections. Pag gynecological, this is for women.
Okay, infection sa inyong ano, reproductive system class. Pwedeng vaginal infection, ayan. Okay, cervical infection, pwede din yun class. Okay, ayan, carbapenems class. Mm-hmm. Now, adverse effects. Okay, the first one here is GI class. Well, it may not be common, pero pwede natin makita to. Pseudomembranous colitis. Colitis means there is inflammation in the colon. Colon ito, sa bituka. Okay? Nagkakaroon ng nana sa bituka as an adverse effect, especially specifically of meropenem class, which is a group which is an example of carbapenem class. So kapag ka ito yung binibigay mo, bantayan natin ito, no? Pseudomembranous colitis. Pero bihira lang yan class. Mas common pa rin itong ating tatlo na to, diarrhea, nausea and vomiting. Okay? Kaya class, kapag nag-antibiotic, alam nyo, generally pagka ikaw nag-antibiotic, mas maganda inumin yung antibiotic class before, ay hindi pala, after meals. Okay? Di ba? Kasi kapag after meals, kahit pa paano, bawas yung GI upset. Okay? GI upset means nagda-diarrhea, nagva-vomiting. Okay? Kapag tinake mo yung antibiotic ng full stomach, okay, may laman yung chan mo class or after meals class, mas nalelesen class yung diarrhea, yung vomiting na yan class, bawas. Kasi kapag ka nagkaroon ka niyan, it may result to dehydration and some electrolyte imbalances too. So, nagdudugtong-dugtong yung problema. Tama ba? Hello? Naiintindihan niyo ako? Class? Yes. Hello? Naiintindihan niyo ako? Ayan, class. Sa CNS naman, class, may mga pasyente would report headache and dizziness, class. Okay, and as nurses, kapag may dizziness, anong priority mo? Safe. Anong priority mo, class? Kapag dizzy ang pasyente? Safety. Mantumba nga batang ito, antok na antok. Uy, mga barubal. Okay, anong priority mo? Safety. Okay, so let's continue. Okay, these are groups of carbapenems class, no? Ayan class. So madali naman siyang ma-recognize. Meron siyang mga suffix naman class na pinem. Putol-putol. Pinem. Okay. Teripenem, ertapenem, teripenem class. Yung dalawa doon yung common class, ano? Ayan. Okay? Imipenem, okay, tsaka merepenem class. So, I have here in the last column class yung mga brand names. Pero as much as possible, I'm not giving emphasis on brand names. Okay, kasi di ba sabi ko sa inyo, pwedeng magbago yan class eh. Di ba? Pwedeng iba-iba ang brand names. Depende kung anong gusto ng doktor o kaya kung nasang bansa tayo. Pwede kasi pag nag-abroad kayo, ano pa rin siya imipenem pero hindi na siya Primaxin. Pwedeng ibang brand names na. Tama ba? Ayan, class. So, yan. Madali namang maalala yung mga carbapenems class. Okay, ano nga ulit mechanism of action nito, class? What does it inhibit? Cell? Cell membrane synthesis, class. So, it will inhibit cell membrane synthesis. Is this narrow or broad spectrum? Broad spectrum. Broad. Okay? Sige. Okay, so nakakadalawa na tayo yung una, aminoglycosides. Yung pangalawa ay carbapenems class. Okay, pumunta na tayo sa isa sa mga pinaka-popular at pinaka-efficient at pinaka-effective na antibiotic class, no? Penicillin and penicillin-resistant antibiotics class. Okay, now during microbiology, we... Okay, so... Sabi ko nga kanina, okay, ang penicillin class is the first antibiotic that is introduced to us class, which was accidentally discovered by Alexander Fleming. Do you remember? Accidental lang ito class. Pero it started it all class, no? So, si penicillin class, if you remember, ay gawa mula sa isang uri ng fungi, penicillium, if you remember, na accidentally na-discover ni Alexander Fleming habang siya ay nagkukulture ng bacteria class. Okay, nagkaroon siya ng contamination ng fungi, which is penicillium, and then he found out na hindi nag-grow, hindi na-culture yung bacteria. Okay? And he discovered class na dahil yun sa
penicillin na nilalabas ng penicillium na fungi class. And then from there, naisip niyang gamitin ito bilang panlaban sa bacterial infections class. Okay? Pero ngayon ang problema natin ay marami ng bacteria ngayon ang nagiging superbugs. Do you remember superbugs? Yes po. What are superbugs? Yung naging resistant na po sila sa... Oo, no? They have become resistant class. Specifically, this has become penicillin resistant class. Ang pinaka-common yan class is MRSA. MRSA. Okay? Methicillin is a penicillin. Methicillin resistant Staphylococcus aureus class. Ayan class, no? Alam nyo class, kapag kami MRSA sa ospital, nagkakagulo. Kasi mahirap siyang patayin. No? Mahirap siyang patayin. Although ngayon, medyo marami na tayong bala kasi meron na rin tayong mga penicillinase resistant na ano na antibiotic class. Okay? So meron na tayong panlaban sa MRSA for that matter. Okay? So, yun class. Karaniwan kapag ka mayroong mga ganitong incident, yung mga superbugs like penicillin resistant bacteria, they are used in combination class. Okay? Meron kang penicillin tapos meron ka pang penicillin resistant na ano na antibiotic. Penicillinase resistant antibiotic kasi yung penicillinase is an enzyme na lumalaban sa penicillin. So ibig sabihin ko ako yung bacteria. Okay? Kung ako yung bacteria, kaya kong labanan yung penicillin class. Okay? So sabi ko nga we call them superbugs for that matter class. Okay? Superbugs, okay? Which will cause super infection for that matter. Okay? So bakit ba nagkakaroon ng ano ng resistance? Ha? Ba't nagkakaroon? Madaming pwedeng factors. Una, pwedeng baka talagang mabilis mag-develop ng resistance yung bacteria. Sobrang aggressive niya class. 'Di ba? Sobrang lakas ng bacteria, parang kung ako yung bacteria, hindi ka tatalab sa akin. Sige. Parang ganoon. Okay? Pero bakit nagiging ganoon sila? So, pinaka-common reason class ay mga pasyenteng hindi kinukompleto ang treatment. Diba? Nabanggit ko na to sa inyo in the past. Okay, sabi ko, kapag nagtitake ng antibiotics, usually this is for a specific span of time. So, karaniwan, ang pinaka-minimum siguro 3 days. Sabi ng doktor sa'yo, inumin mo tong antibiotic na to for 3 days. So, kailangan mo yung tapusin yung 3 days na yun. Pero usually, kapag antibiotics, it's 7 days. 1 week to 2 weeks. May mga gamot, lalo pagka medyo, ano, medyo malala infection mo, you will take the drugs for 2 weeks or 14 days. Ngayon, ano ibig kong sabihin, class? Pag sinabi ng doktor sa'yo that you need to take the drugs for 7 days, kailangan mo kompletuhin yung 7 days. Yes. Okay? Pagka sinabi ng 14 days, oh, kailangan tapusin mo siya ng 14 days. Diba? Anong sabi kong common na nagkakamali tayo, mga ibang pasyente? Sa kalagitnaan ng 7 days, let's say on the 4th day, maayos na siya. Wala na siyang nararamdaman. Feeling niya, galing na siya. Tama? So anong ginawa? Hininto na. Hininto na yung antibiotics. Nangyayari ba yun sa totoong buhay? Yes po. Oo, common yan, class. Okay, hininto na yung medications, hininto na yung antibiotic, class, which is wrong, class. Kasi, kaya siya 7 days para fully malabanan natin yung bacteria. Ngayon, kapag hindi mo siya tinapos, ibig sabihin, meron dyang mga naiwan na parang mga natirang mga microorganisms, natirang bacteria. And this bacteria, okay, just like other organisms, have the ability to adapt. Okay? Kaya nilang mag-develop ng mga enzymes na gagamitin niyang panlaban doon sa pumapatay sa kanya. So eventually, yung mga natira na yon class ay nagkaroon na ng resistance, no? Hindi, kumbaga sa atin may resistensya sila para laban doon sa antibiotic. So the next time na iinom ka ng kaparehong antibiotic at dahil sa kaparehong ano, bacteria, pagtatawanan na ng bacteria yung antibiotic. Ano, penicillin na naman binigay halimbawa, eh resistant na ako. Sabi ng antibiotic, ha ha ha, hindi ka natatalab sa akin. Ganon. So, hindi na siya tatalab class. In short, you will need more aggressive antibiotic. At karaniwan, kapag ka ganon, mas mahal yun, class. So, kaya kayo class, wag din kayo basta-basta iinom ng antibiotics kasi baka mamaya ganon din yung maging epekto niyan sa inyo class. Di ba? Baka maging ano lang yan, magkaroon ng resistance class. So, yon. At the same time, kapag sinabing inumin to for a specific period of time, tapusin mo.
Otherwise, magiging resistance. Sa susunod na infection mo, at kung magkakaroon ka man ng kaparehong sakit dahil sa kaparehong microorganism, wala na. Hindi na yun po pwede sa'yo. Bibigyan ka na ng ibang antibiotic. At karaniwan, mas matapang tsaka mas mahal. Diba? Sana all, mas matapang tsaka mas mahal. Okay? Superbugs. Okay. Now, ang mga penicillin class are bactericidal. Literally, they kill. Okay? So, kaya nga class, effective na effective siya eh, no? Kasi papatay niya yan talaga class. Okay? And how do they do that? What do they inhibit this time? What do they inhibit class? Cell wall synthesis. So, iba-iba sila ha. Si carbapenem, cell membrane. Si aminoglycosides ay protein. Di ba? So, ito naman, cell wall naman, paggawa ng cell wall class. Okay? Kapag ka, lalo na class during division, cellular division class, sa mitosis class. Ay, hindi pala to. Bacteria pala to. Binary fission pala to class. Binary fission. During binary fission, okay, habang nagde-divide yan, okay, yung kanilang cell walls, ayan, hindi na nabubuo yung cell wall. Tuloy yung mga bacterial content, yung laman ng bacterial cells class, wala. Hindi sila na-form into one. So, hindi siya makakabuo ng bacteria. Ayun, class. Okay? So, dahil mahina ang mga cell wall. So, they will burst from osmotic pressure within the cell. Okay? So, ayan, patay. Sumabog na yung bacteria. Patay na yung bacteria. At gagawin niya yun sa lahat ng bacteria class. Okay? So, karaniwan, o ito class yung mga, ano, yung mga pwede natin paggamitan ng penicillin class. Ayan. Hoy, kilala mo yung amoxicillin, penicillin yung class. Di ba? Isa yun sa mga first line nating mga antibiotics. Di ba? Lalo dito sa Pilipinas. Okay? So, karaniwan, pwede mo yung ibigay sa mga streptococcal infections. Kamukha ng tonsillitis. Di ba? Tayo, madalas tayong nagkakaroon ng tonsillitis. I don't know why sa inyo. Okay, pero common tong tonsillitis. Okay? Kung kailangan na talaga antibiotic, class, silipin mo yung tonsillitis. Tinuruan na kitang mag-assess ng tonsillitis sa health assessment. Kapag may nana, o baka kailangan na antibiotics ngayon, class, no? Pag may nagnanana na yung tonsils, okay, kailangan na antibiotic class. Lalo na pag nilalagnat na yung pasyente. Okay? Hello? Ako kasi, based on experience, laging ganun yung nakikita ko class, no? Yung tonsillitis karaniwan, gumagaling naman siya class mag-isa eh, no? Lalo na kung hindi talaga siya infected pang severely. Okay, pero pagka nilagnat na yung pasyente, tapos pag sinilip mo may nana na class, there might be a need for, ano na, for, tag dito, for antibiotic. Kasi minsan class, ang tonsillitis, minsan nakukuha yan sa ano lang, yung mga gargle, gargle na mayroong mga antibacterial property. You get me? Ano ba ito? Bactidol, ganyan class. Di ba? Sa tonsillitis. Hello? Hello? Tapos pwede rin anesthetic class para mag-numb yung tonsils. Kasi ang problema pag tonsillitis, hindi makalunok, di ba? So may mga pang-panumb sa tonsils class. Like, ano, Orofar, ganyan class. Okay, ano siya class? Parang, pag na-numb siya, hindi mo na siya mararamdaman, kahit pa paano makakalunok ka na. Pero, hindi yun yung gamot talaga, para lang yun makakain yung pasyente. Okay, kasi dahil infection ito, antibiotic talaga siya. Do you understand? So, minsan, kapag ka-mild lang, kaya na siya makuha ng mga gargle. Okay, kasi may mga antibacterial properties naman yon. Pero pagka nilalagnat na, tsaka may nana na, sabi ko nga kanina, kailangan na natin na antibiotic class. At ang isa sa mga common na pwede natin is penicillin class, such as amoxicillin. Pwede na yung amoxicillin class. Okay? Sige. Noong pandemic, napakadami nagko-consult sa akin yun class. Hindi lang ako pwede mag-reseta ng gamot, pero wala na, yun na yung nangyari class. Kasi takot silang magpo-hospital. Okay, mga tonsillitis. Kasi pagka lalamunan, di ba, nakaka-paranoid daw kasi ngayon sa COVID-19, medyo may, yung iba may kaparehong symptoms, kaya minsan natatakot yung ibang pasyente. Pharyngitis, ayan, pwede rin scarlet fever and endocarditis class. Mga streptococcal infection yan. Such as GABAS, no, group A beta hemolytic streptococcus. GABAS tawag namin dyan class, no? GABAS. Group A beta hemolytic streptococcus infection class. Pwede yan, upper respiratory infection class, such as pharyngitis, ano? Iyan class.
Okay, pwede rin ang penicillin sa mga mas malalang mga infections katulad ng meningococcal meningitis. Ayan, class, yung meningitis, medyo ano to, medyo aggressive na sakit yan, class. Okay, unang-una, it's very dangerous because it involves the membrane that covers the brain, which is the meninges. So, brain actually, no, nandun tayo sa brain for that matter. So, yung infection, class, ay masyadong delikado, class, for that matter, class. And kapag ka merong meningitis, isa to sa mga pwede nating choices of drugs, class, no? Penicillin, class. Okay? Which is given at high doses, class, for meningitis. Okay, paano ba nakukuha yung meningitis? Paano nakapasok sa brain yung infection, class? Well, wala pa siya literally sa brain, nandun pa lang siya sa lining, sa meninges. Paano nakapasok dun yan? Sa tingin ninyo, paano nakapasok dun yan, class? Alam niyo dito sa Pilipinas, ang nagkakaroon ng karaniwan ng meningitis, mga bata. Sadly, mga bata. Okay? Karaniwan dyan, class, mga napabayaang sipon at saka luga. Otitis media. Okay, yung otitis media, class, sa Tagalog, parang luga. Ano? Merong infection sa middle ear, kaya siya media. Okay? Media, middle ear. Okay? So, may infection dun, class. At kapag, di ba, parang tayong mga Pilipino, parang common sa atin yung niluluga-luga, ganyan, class, ano? Pero minsan, class, dahil nga malapit siya sa brain, yung infection sa ear pwedeng mag-ascend, pwedeng umakyat at mapunta sa meninges. So in short, anong point ko? Kapag ikaw nanay ka na, no, halimbawa, or yung mga tao sa paligid ninyo, kapag yung bata may luga, huwag papabayaan. Kasi pwede yung umakyat sa brain. At di ba mula sa luga, nasa tenga lang yung infection, napunta sa brain. Sobrang common yun, class, sadly. Kasi nga, akala ng mga nanay, normal. Akala ng mga nanay, gagaling din yan. Okay? So, napabayaan. Makets brain. Meningitis. Okay? So, yun yung isa sa mga pinaka-common yan. Yung iba naman, class, baka nagkaroon ng injury, nabanog, o kaya nagkaroon ng head trauma, nagkaroon ng injury, may butas, tapos nakapasok yung infection, class. No? Pwede nga nun. Okay, pero sa mga cases natin dito, karaniwan ganun, no? From otitis media, umakyat, naging meningitis. Okay? So, napabayaan siya, class. So, ang gamot ay penicillin for that matter. Alright? Adverse effects. Class, ito. By the way, lahat ng beta-lactams, di ba meron tayong apat na grupo ng beta-lactams? Penicillin, cephalosporin, carbapenem. Lahat yun, class, would result to nausea, vomiting, and diarrhea. Lahat yun, class. Lahat sila. Lahat ng beta-lactam rings, class, yan ang side effects. Pwedeng magtae yung pasyente, okay, parang naduduwal or nagsusuka, class. So, pwedeng yun ang mga side effects ng drugs na yun, class. Yung mga beta-lactam rings, including penicillin, class. Some would have glossitis. Mamagayang dila yan, class. Glossitis. Okay, stomatitis. Ano ba yun sa Tagalog? Mga singaw. Alam niyo yung singaw? Stomatitis. Gastritis, sore mouth, and furry tongue. Parang mamula-mula yung tongue tapos mahapte. Okay, yan. Kasi nga may glossitis. Okay? So, pero ang mas common niya itong tatlo pa din, nausea, vomiting, and diarrhea, class. Okay? Now, kapag injectable, class, ito, you need to remember this. Kapag nag-i-inject tayo, di ba may mga penicillin na through IV, like Pen-G. Okay, penicillin G. Okay? Masakit siya, mahapdi siya, class. Nararasan niyo na ba yan, ma-inject ka ng antibiotic, na swero? Hindi pa. Mahapdi, no? Gumuguhit. Parang dun sa ugat mo, nararamdaman mong dumadalo yung penicillin, class. O, medyo masakit yun, class. So, as a nurse, ang dapat mong maalala dun, class. Kapag ka nag-IV push tayo ng penicillin, class, dapat slow IV push lang. Dahan-dahan na, class. Sobrang dahan-dahan. Pagalit ka sa pasyente, ganun mo. Hindi, joke lang yun, class. Okay, dahan-dahan lang siya, class. Minsan niya, class, talagang pagkaalam natin sobrang sakit, ang ginagawa ng iba, nakapiggyback na lang siya. Naalala niyo piggyback? Tapos, so, mas controlled kasi natin pag piggyback . Pagka IV push, as in, skill mo ang magdadesisyon. Kailangan sobrang bagal mo talaga siya. Okay? Kasi mahapdi siya, class. Mahapdi. Gumagapang talaga siya, class. Parang makirot na mahapdi. Ganun yung usual description ng mga pasyente.
Kaya ingat sa pagbibigay niyan, class. Baka matampal ka ng pasyente. Ayun, class. Medyo mahapdi siya pag binibigay, class. Okay? In injectable forms. Okay? At sabi ko nga kanina, sobrang common ng allergic reaction dito, class. Kaya bago natin ibigay ang kahit anong penicillin, we need to ask. Kung oral, you need to ask. Have you taken penicillin before? Okay, and have you had any reaction? Pero kung IV, mas maganda ay skin test natin, class. Okay? Kasi pagka hindi, baka mauwi ito into what we call as, anong tawag natin sa malalang allergic reaction? Anong tawag natin, class? Hello? Anaphylaxis or anaphylactic shock, class. Ito ba yung allergic reaction that can be fatal? Pwedeng makamatay? Hello, class? Yes. Oo, pwede bang mamatay mula sa allergic reaction, Alexa? Anong tawag mo? Anaphylaxis. Anaphylaxis or anaphylactic shock. Ano? Sige. With repeated exposures, class. Okay? This also can result to super infections, class. Okay, class. Ano ba ibig sabihin ng super infections? Ha? Okay, makinig ka ng mabuti, ha? Ano ibig sabihin nito? O, ganito. Class, kapag nagtitake, sinabi ko na to kanina, pag nagtitake ka, class, ng antibiotic, class, can they selectively kill yung mga bad bacteria lang? O pwedeng madama yung mga good bacteria? When I say good, I mean our resident microflora. Pwede ba silang madamay? Hello? Yes po. Yes. Pwede madamay. Yun, class. Alam nyo, class, pag namatay yung mga resident microflora, mas magiging prone ka ba sa infection? Apo. Yes. Apo. Yes. Kasi sa inyo, class, sa microbiology, itong mga resident microflora na to, karaniwan yan, kaya siya, dyan siya tumira, this is beneficial to us. Di ba? Nakakatulong yan sa atin. Halimbawa sa skin, di ba sabi ko sa inyo sa skin, para silang mga territorial animals. Di ba? Pag may daya, uy, sa amin tong lugar na to, ha? Ba't sino ka bang bacteria? Amin lang to, alis ka dito. Di ba? Papatay nila yung class. Pero, kapag ikaw nagtitake ng antibiotic, pwede bang mapatay mo pati yung mga resident microflora? Yes, so therefore, nababawasan din yung protection mo from other infections. Tama? Isa sa mga common ay mga yeast infections. Ayan, class. Bakit? Kapag namatay na yung mga bacteria, class, yung yeast, bigla silang dadami. Kasi yeast is a fungi. Di ba? Bigla yung dumadami, class. Ano ba yung mga common na yeast infections, class? Sa bibig, mga candidiasis. Sa vagina, meron din tayo doon, class. Ano? Okay? Yun, class. So, pwedeng isang side effect nito, class, lalo pag matagal ng treatment ng penicillin, class. Di ba? Parang ang ironic, di ba? Yung penicillin, pumatay ng bacteria para malaban ang infection. Pero sa pagtitake ng penicillin, pwede ka rin magkaroon ng isa pang infection. Ang tawag naman ay super infection. Nagigets mo ba yung super infection? Yeah. Nagkaroon ka niyan dahil napatay mo pati mga good bacteria. Dahil nawalan ka ng good bacteria, nag-cause yun ng isang uri ng infection. Ang tawag natin, super infections. Do you follow? Hello? Okay. So kapag ka nag-iinom ka ng antibiotic, class, inumin mo lang ito on the specific time na binigay sa iyo ng doktor. Okay? Hindi po pwedeng mas matagal kasi pwedeng mauwi yan sa super infections, class. Di ba? Imagine kung 7 days lang, tapos nainom mo siya ng mas matagal pa sa 7 days, di ba? Tapos nang labanan yung infection, pero anong lalabanan nung iniinom mo pa? Halimbawa, 7 days, di ba? Tapos na siyang lumaban sa infection, wala na, galing ka na eh. No? Eh, iniinom mo pa rin yung antibiotic. Tanong, sino pang nilalabanan mo? Wala na. In short, ang tinatarget na lang nung drug ay mga good bacteria. Di ba? Di ba, Alexa? Tama ba? Hello? Tama ba yun? O, super infection. So, side effect, class. Pag masyadong matagal ang pagtatake ng penicillin. O, yan, class, yung mga listahan ng iba't ibang mga penicillin, class. Okay, ito yung mga penicillins, class, literally, mga Pen-G. So, hospital tawag namin Pen-G. Ayan, Pen-G. Ayan, Pen-G. Okay, Pen-G, benzathine, Pen-G, potassium, Pen-G, procaine, and these are brand names, class. Okay, and penicillin V. Ito naman mga extended spectrum. Ayan, medyo mas malawak siya, class. Mas marami siyang napapatay. Amoxicillin. Kaya nga isa yun sa mga karaniwang unang pwedeng i-prescribe. Amoxicillin, ampicillin, class.
Well, itong dalawa na to, parang penicillin din siya. Penicillin din siya class. Pero itong penicillin na to, synthetically made. Synthetic na siya class. Gawa na siya sa laboratory class. Okay? Gawa na siya sa laboratory. Okay, ito pa iba, oxacillin, which is penicillinase-resistant antibiotics. Kapag ka, we're suspecting superbugs like yan, MRSA, pwede ito, naphthalene and oxacillin class. They are penicillinase-resistant antibiotics class, for that matter. Okay? Hello? They follow? Yeah. Follow? Okay. Mm-hmm. So that is penicillin. Next group, cephalosporin class. Cephalosporin or cephalosporin sa mga Pilipino was first introduced to us in the 1960s. Okay? There are four generations of cephalosporins class, with each with specific spectrum of activity. So ibig sabihin ng specific spectrum, meron silang kanya-kanyang targets. Do you follow? Meron silang target na mga microorganisms class, mga strains of microorganisms class. So hindi ka pwede basta-basta gumamit nito. Okay, unless alam mo kung yung bacteria na nagco-cause ng infection class. Kasi nga meron silang specific spectrum. Parang ano? Kung ako antibiotic, meron lang akong mga certain na strain na kayang patayin. Kapag wala dito sa strain na to, wala, hindi ako magiging effective. Do you follow? Do you follow, class? They are only effective for specific strains of bacteria. Do you understand? Yes. Okay. Yes. Now, sabi ko nga sa inyo kanina, class, penicillin is structurally the same with cephalosporin. Tama ba? Halos magkaparehas lang ba sila? Kaya ba, class, kung allergic sa penicillin, malamang ba allergic ka din sa cephalosporin? Hello? Sinabi ko yes. Okay, because they are almost structurally and by activity, they are almost the same, class. No? Therefore, how do they inhibit or how do they fight infections, class, bacterial infections? They also inhibit cell wall synthesis. O, cell wall ulit din. Kaparehas nila ng penicillin, class. Tama ba? Okay, pinipigilan nila ang paggawa ng cell wall. Thereby, bacteria will die through bursting from osmotic pressure. No, mag-rupture. Boom. Class. So, ito na, class, ang mga indication. Saan-saan ginagamit ang cephalosporin, class? Hello? Hello, class? Okay, so we have four generations, class, of cephalosporin, class. So, first generation muna tayo, class. Anong napansin mo? Para daw to saan? Mga? Gram-positive. Gram-positive, class. Okay. They are effective against the same gram-positive affected by penicillin G. Okay? So, kung ano yung mga napapatay ni penicillin G, okay, kaya din patayin yun ng cephalosporin class. Okay? As well as gram-negative. Okay? Pero sa gram-negative class, napaka-specific lang nila, class. Ito, oh. P. mirabilis, K. pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, and E. coli class for gram-negative bacteria. So, this is for first generation. Medyo mas limited lang siya, class. Okay? Mas limited lang. Okay, bakit? Yung second generation, lahat yan, gram-positive na napapatay ng penicillin G, tapos itong mga gram-negative na to, P. mirabilis, K. pneumoniae, and E. coli. Okay, at dadagdagan pa. So, ibig sabihin, bukod dito sa mga napapatay ng first generation, sa second generation, dagdagan pa ito ng mga bacteria na Haemophilus influenzae, Enterobacter aeruginous, and Neisseria species class. Oy, class. Sige nga, can you name an example of Neisseria infection? Neisseria gonorrhea. Naalala niyo pa yon? Yung nagkakos ng tulo? Opo. Yes, tulo. Gonorrhea is tulo sa Tagalog. Ano? Okay? So therefore, isa sa mga gamot sa tulo ay cephalosporin. Just so you know, baka may magtanong sa inyo, uy, ano ba gamot sa tulo? Okay? Second generation na ano? Na kahit naman sabihin mo yun, class, kailangan ng reseta eh, no? Hindi ka naman makakapagreseta, so kailangan niya pa rin magpa-check sa doktor, kahit sa RH or sa center. Okay? Pero yan yung class, Ceph. Okay, para sa tulo. Neisseria species, actually lahat ng Neisseria species class, okay? Pati Neisseria meningitidis class. Nagkakos din yun ng meningitis class. Okay?
Ayun, second generation naman ang pwede natin. May bibigay sa inyo listahan ng mga second generation. Ah, kanina pala meron na, no? Nabigay ko na. Okay, mga second generation na na cephalosporin class. However, ang mga second generation medyo hindi siya ganun ka-effective sa mga gram positive. Okay, ito mga gram negative yan, Neisseria, Enterobacter aeruginous. Okay, mga gram negative. Okay? Yan class. Third generation naman ay lahat ng nabanggit nating strains, okay? Pero they are relatively weak against gram-positive din and are more potent sa gram-negative class. Okay? So, ito naman third generation. Mapansin mo, class, tingnan mo. Sa pagka gram-positive, mas okay ba yung first generation? Yes. No? Well, mas okay pa rin yung penicillin. Pero, ayan, class, first generation tayo. Pero pag gram-negative, it's either mag-second generation tayo or third generation. Tama? Hello? Kasi mas effective daw yung second and third generation sa mga gram-negative bacilli class. Yung fourth generation, ito class, mas matapang to. Kaya niya lahat. Gram-positive, gram-negative. Tapos pati yung mga nagkaroon din ng mga superbugs, mga cephalosporin-resistant staphylococci and Pseudomonas aeruginosa class. O, fourth generation. So mas aggressive yung mas aggressive yung fourth generation. Mas marami siyang napapatay. Tama ba? Hello? Opo. Mm-mm, mas marami siyang napapatay class. Okay? So, side effects, sabi ko nga sa inyo, lahat ng beta-lactams, ayan class, nausea, vomiting, and diarrhea. Some patients would also have anorexia. What is anorexia? Walang himala. Walang himala? Ano ito? Noronor? Walang hoy, ano yung anorexia? Walang ga? Langgana? Tagal, ha? Kumain. Langganang kumain, class. Ayan. Anorexic. Okay, abdominal pain. Flatulence. Ano yung flatulence? Kabag. Kabag. Ayan. So, ayan. Parang bloated yung chan. Puro hangin lang. Kabag. And some patients would have pseudomembranous colitis. No? Medyo may infection na mamaga. May mga nagnanana pa doon sa colon. Pero it's rare. Okay. So, cephalosporin may also result to headache and dizziness. So, again, priority natin, safety. Okay. Now, siguro ang bantayan natin, class, yung ihi ng pasyente, class. Okay? Because this can be nephro toxic. Lalo na kung meron kang incident ng renal insufficiency. Meron ka ng renal insufficiency. In short, may tama na yung kidneys mo. Pag may tama na yung kidneys, ingat sa pagbibigay ng cephalosporin. Do you understand? Okay, class. And then, superinfection. So, ano nga ulit yung superinfection? Jai, ano yung superinfections? Kailan ninyo nangyayari kapag? Kapag namatay po yung good bacteria, sir. Oo, no? Pagka namatay yung good bacteria, karaniwan, bakit yun nangyayari? Kapag sobrang tagal mo nang nag-antibiotic. Tama ba? Hello? Tama ba yun? Oo, class. No? Kapag sobrang tagal na niya. Okay. Yes. Tapos ito pa. Ito pa ang gusto kong maalala ninyo. Yung mga phlebitis and mga local abscess. Kapag tayo ay nagbibigay ng mga antibiotic, class. At isa sa mga common na nagkakaroon niyan, class, ay mga nabibigyan natin ng cephalosporin. Una muna, ano ba yung phlebitis? So, itis may namamaga. Anong namamaga dito? Vein, class. Okay? Lalo na kapag ang pagbibigay ng gamot ay IV. O, makinig ng mabuti. This is a common problem sa ating mga nurses, no? Kapag nagbibigay tayo ng gamot sa swero. Okay? O, sige nga, class. Sino na hospital dito? Tapos, namaga yung area ng swero. Nakakita na kayo namamaga yung area kung saan nagtusok ng swero? Yes po. Oo. Habang nagbibigay ng gamot, pwedeng masakit na masakit yan, class. So, meron tayong tatlong common conditions dito. I will take the opportunity to discuss this. This may not be related only to antibiotics, no? Related ito sa lahat ng medications na binibigay mo sa IV. Okay? Sige. O, bago ako pumunta doon, class, ito, class, yung mga grupo pala ng mga cephalosporin. So, sabi ko nga kanina, madali mo silang makikilala because they have a prefix, ceph. So, mga first generation, para karaniwan sa mga gram-positive ito,
cefazolin, ayan yung mga common, and cefalexin. Itong dalawa na to common yung class. As first generation cephalosporin drugs. Okay, second generation, ang popular dito ay cefaclor and cefuroxime. Second generation pang gram, mas okay ba siya sa gram negative? Hello? Mas okay ba yun sa gram negative? Yan sa tulo, pwede to sa tulo, no? Cefuroxime, Rusty, pwede yan, no? Okay, si Rusty talaga, hindi, nabanggit ko lang naman. Okay, cefaclor din, pwede, okay? Third generation, ayan, ano bang popular dito? Ceftriaxone, yun yung pinaka-popular dito sa Pilipinas, pero pwede din naman yung iba. Ayan, cefdinir, cefotoxime, cefodoxime, ceftazidime, ayan, at madami pang iba. Okay? Fourth generation class, pwede sa lahat, gram negative, gram positive, pati sa mga cephalosporin resistant na mga bacteria such as Pseudomonas aeruginosa. Okay? Ayan, ceftaroline, cefepime, and cefdeterrent class. So, yan ang mga examples ng mga fourth generation class. Okay? Sa lahat mga cef. Ayan, class, no? Now, sabi ko, kabalikan ko class yung sinasabi ko kanina, no? Yung phlebitis, okay? Namamaga yung IV site. So, bakit dito ko siya na napiling i-discuss? Kasi, common class, kapag nagbibigyan tayo antibiotic, pwede itong maging resulta. So, parang ganito yung phlebitis, ano? So, ito yung, ano, yung IV site. Hello, Ursel there. Hello, class. Ito yung IV site. No, yeah. Sino class? Doon sa area? Umula. Umula, no? Class, ito na yung uso ngayon na dressing sa mga IV. Transparent na siya. Tama ba? Nung na-hospital ba kayo, transparent na yung mga tape? Hindi pa. Mm-hmm. Ang problema natin pag hindi transparent yung tape, class, ayan, mahirap siyang makita. So, nakakatulong ba yun na transparent yung tape para makita natin kung merong inflammation, ganyan, kung na-out yung swero natin. Tama ba? Yes. Nakakatulong ito. So, this is an evidence-based practice now na ganyan na siya ginagawa ngayon, class. Marami ng hospital ngayon gumagamit na ng mga transparent na mga tape, no? Dati kasi micropore tape lang gamit natin, ano? Okay? Pero ngayon mas okay na itong mga transparent para mas madali nating makita at ma-monitor yung class. So, kamukha na ito, phlebitis, na mamaga na yung vein na pinagtusukan ng suero, class. Okay? Iba pa yung thrombophlebitis, ano? Ito, class, thrombophlebitis, ito. Ito, phlebitis, na mamaga lang yung vein. Pag nilagyan ko ng salitang thrombo, ibig sabihin may blood clot na. Hello? Yes po. Meron ng blood clot. Ayan, class. So, kamukha na ito. Namamaga na nga yung vein. Meron ka pang blood clot. Ayan. Thrombophlebitis naman tawag dyan, class. Okay? Now, actually, tatlo yung problema na yan, class. Makinig ka ng mabuti sa akin, ha? Makinig ka ng mabuti. Because hindi malayong ma-encounter mo to kapag ka meron ka ng pasyente na nakaswero. Okay? So, meron tayong tatlong common problems ka sa mga IV na medications, class. Lalo na kapag antibiotic ang binibigay mo. Kaya nga dito ko yan diniscuss eh. Okay? Phlebitis, infiltration, and extravasation. Okay? So, kailangan mo itong maintindihan. Una, para naintindihan mo pagkakaiba nilang tatlo. Pangalawa, alam mo kung anong gagawin mo. Sige, let's start with phlebitis. Sa phlebitis, ano lang problema mo? Namamagalang yung vein, class. Okay? Hello? Naintindihan nyo ako? Namamagalang yung, ano yan? Yung vein, class. So, dahil maga yung vein, class, maga. Pag maga ba, mainit? Yes po. Mainit, class. Ayan, class. Mainit, class, yung area. So, hawakan mo yung kamay. Ano ba, nandito swero, hawakan mo, mainit ba? Okay. Yes. Pag mainit, tas namumula, tas masakit, o, malamang phlebitis yan, class. O, pwedeng thrombophlebitis for that matter. Okay? So, anong gagawin mo, class, pag may phlebitis? Una, stop mo muna yung IV line. Discontinue. This is discontinue. Discontinue IV line. Stop mo muna. Kasi namamaga na nga eh. Stop mo muna, class. Actually, hindi pa siya maga. Ano lang siya? Hindi siya maga yung nakabukol. Hindi siya maga, class. No? Ano siya? Masakit. Sabi ng pasyente, masakit. Masakit. Okay? So, ang gagawin, class, apply moist and warm compress, class. Moist, warm compress. So, kuha ka ng warm compress, class. Okay, pwedeng mag-improvise tayo, pwedeng kung meron kang mga ano, yung pang-warm compress. Okay, yun ang gamitin natin.
kung wala naman, pwedeng tayo mag-improvise. Pwedeng ano, bottle, tapos lagyan natin ng warm water, tapos i-apply natin doon sa area class. Pero lagyan mo ng towel para hindi direct yung contact ng warm or warm bottle doon sa area class. Okay? So, makakatulong yun, class, para mabawasan, class, yung ano, yung pain. Okay? Monitor IV site every hour, Q hour, class, that's every hour, for redness, tenderness, to prevent infection for that matter, class. So, monitor mo lang muna. So, lagyan mo lang ng warm compress. So, yun lang. Discontinue and then apply warm compress. Okay? What is infiltration? So, una, phlebitis, class, meron ka bang nakitang namamaga? Wala. Namumula lang, class. Hindi siya malaki, di ba? Di ba pag maga, malaki? Nakalobo yan, class. Eh, hindi naman maga. Ano lang siya? Masakit ba? Tsaka namumula? Tsaka mainit? Yes. Hello? Hello? Okay, ano gagawin mo ulit? Stop mo muna yung IV line. Tapos, anong ila-apply mo? Warm compress. Warm compress. Okay? Sige. Okay. Now, ano naman yung infiltration? Yung infiltration, class, tingnan mo, oh, nagli-leak daw yung IV solution or medication into the extravascular tissue. Wait, class. Lumabas sa ano, kung halimbawa ito yung blood vessel, tapos ito yung needle. Dapat nandito sa blood vessel yung needle, di ba? Para mapunta yung gamot at saka yung swero sa dugo. Do I make sense? Do I make sense? Yes. Hello? Do I make sense? Opo. Sa infiltration, ano nangyari? Mabas. Pwedeng lumalabas na, lumagpas. Okay? Lumagpas, class, yung ano, yung catheter sa labas ng ano, ng blood vessel. So tuloy, instead na sa bloodstream yung gamot o yung IV, saan na, saan yung ano, yung gamot saka IV? Sa labas ng sa tissue. Yes po. Dahil dito mamamaga na yung IV site. Oh, plus, hindi kasi lumala, hindi napupunta sa blood, so hindi siya nag-circulate. Nasaan lang siya? Nandun lang siya sa tissue, nandun lang siya sa area. Gets mo ako? Kaya, class, dito makikita mo may edema. Tapos hindi mapula. Pale. Maputla ito, pero magang maga. Manas na manas, class. Okay? Tapos hindi din mainit. Malamig, class. Pero masakit din, class. Kasi nababanat yung skin. Tingnan mo to. This is infiltration. Wala. Ayun, yun, 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 yun. Eto nga, nandito yung ano, oh. Tingnan mo, parang botsog lang yung kamay, di ba? Pero magang maga na yan, class. Ito inalis na, pero napansin mo ba na mamaga ba? Yes po. Opo. Diba? Maga siya. Tapos maputla yan, class, sa totoong buhay, mas maputla pa dyan, class. Ito kaya lang namula yan, baka may something dyan, class. Baka sa tape. No? Pero hindi siya karaniyong namumula. Ito kasi, ito yung pinagtusukan, kaya yun yung mapula. Pero yung paligid niyan, class, okay, maputla. Tapos malamig. Okay? Kasi imagine mo, class, yung swero, di ba dapat sa, ano yun, sa ugat yun, di ba, Alexa? Eh, lumagpas nga. Nasaan? Nandun sa tissue. Tama? Hello? Yes. Parang ganito. Di ba dapat nandito, class, yung ano? Kita mo, dapat nandito yung ano, yung IV at saka yung medication. Okay, pero sa ano, infiltration, lumagpas. Ano? Lumagpas. So, nandito siya sa tissue. Kaya imagine mo, class, pag nandito yung gamot o kaya yung IV, lulobo ba yan? Kasi wala namang ibang pupuntahan yun eh. Tama? Yeah. Tawag natin ay infiltration. Okay. Ano pagkakaiba niya sa phlebitis? Namauna, namamaga ito. Manas. Diba? Pangalawa, hindi ito mapula. Maputla. Pangatlo, hindi ito mainit. Malamig. Hawakan mo, malamig siya, class. Kasi tubig yun eh. IV yun eh. Tama ba? Opo. Oh, yun, class. Okay? So, anong gagawin mo pag ganyan, class? So, una, stop mo na ulit yung IV line. Diba? Minsan kasi, alam sa mga Pilipino, ang tawag lang dyan, na-out yung IV ko, na-out. Ibig sabihin ng na-out, naalis ba siya dun sa, ano, sa blood vessel, dun sa vein? Yes. Mm-mm. Kaya namaga na siya. Namaga na. So, stop mo, class. Discontinue the IV. Stop mo na yung IV. Okay? Alisin na natin. Tapos yung area kung ano yung namamaga, elevate natin. Para yung edema ay ma-absorb. Tama? Hello? Oo. Tapos warm din, class, para mas mabilis ma-absorb yung
fluids doon sa tissues. Warm compress din. Do you follow? Yes, po. Hello? Hello? Yes. Do you follow? Okay. Ito, wala pa tayong problema masyado dyan. Kasi mas madali yung solusyonan. Ilipat lang natin yung swero, tutusukan na lang natin ng bago yung pasyente kasi namagana. Do you follow? Hello? Naintindihan nyo? Nakita nyo pagkakaiba? Yes, po. Okay. Sige. Ang pinakamalala sa lahat, extravasation class. Well, para lang siyang infiltration. Ibig sabihin, lumabas ulit yung IV or yung medications. Pero anong pagkakaiba, class? Pag infiltration, ang lumabas ay mga non-vesicant na substances. Pero pagka extravasation, mga vesicant. Well, if we define vesicant, class, these are substances that are damaging to the tissues. They are damaging to the tissues, class. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng class? Pwedeng mag-cause ng necrosis ang vesicants, class. Mm-hmm. Uh-huh. Ano yung ibig sabihin ng necrosis, class? Mamamatay yung mga tissues, ano? Tama? Ano mas delikado? Vesicant. Oh, vesicants, class. Therefore, ano mas malala dito? Extravasation. Extravasation, class. So ito, so medyo magkaparehas lang silang dalawa, yung infiltration at saka extravasation. Ang unang pinagkaiba nila, class, ay kung anong medication yung nagli-leak sa labas, sa tissues. Tama? Yes. Okay. Kaya nga, class, dito makikita mo, class, namamaga din siya, pero ito, class, there is a burning sensation or stinging sensation. Epekto ba yun ng gamot, class? Para siyang nasusunog, nadadamage kasi yung mga tissues, class. Okay? Sa simula, red pa yan, class. Pero unti-unti, class, mangingitim na yan pag nagiging necrotic na. Pag namamatay na yung mga tissues, mangingitim ba yan, class? Yes po. Pag nakita mo yan, class, immediately stop the IV line. Now, this time you will apply cool or cold compress, class. Okay? We'll apply cold compress and then administer antidote kung meron para dun sa gamot. Okay? Kasi depende kung anong gamot yung binibigay natin kasi. Minsan nga, epinephrine lang, nagkakaganyan pa eh. Epi na in IV, oo, nagkaroon pa ng extravasation. Yung pala, naka-out na pala yung IV. Kaya ikaw, bago ka magbigay, tingnan mo muna kung tumutulo ng maayos yung swero. Okay? Kasi pag hindi tumutulo, isa yun sa mga una indication na baka na-out ka. Okay? Well, sa unang beses, tutulo pa rin yun kasi mapupunta pa sa tissues eh. Pero pag punong-puno na yung tissues, magang magana, magsastop na yun kasi wala nang pupuntahan yung fluids. Pag di na tumutulo sa sobrang magana, huwag mo na ibigay. Lama magana, binigay mo pa yung gamot. Eh kung yung gamot mo vesicant, magkakaroon ka ng extravasation. Gets mo ako? So kapag nag-aral ka, tingnan mo mabuti kung yung gamot na binibigay mo vesicant. Pero para masigurado ka, class, tingnan mo kung nag-flow talaga yung IV. No? Yung ibang nga, class, pag hindi talaga sure, nag-aspirate. Pagka nag-aspirate, tapos may nag-backflow ng dugo, ibig sabihin, naka-in ka pa. Kasi may nag-backflow ng dugo eh. Nagigets mo ako? Yes. Pero hindi yun routine procedure. Doon sa mga pagkakataon, hindi sigurado talaga kung naka-in tayo sa swero. Okay? Pag walang nag-backflow, wala ka sa bloodstream. Tama? Wala ka sa ugat. Okay? So yan ang gagawin mo naman kapag ka sa extravasation, ha? Discontinue. Immediately sa lahat ng yan, discontinue the IV, class. Okay? So you may either apply warm or cold compress, depende sa situation, depende sa gamot na out. Okay? Ganito kasi itsura ng may extravasation, class. So tingnan mo. Wait. Ayan, oh. Ito nga bata, eh. Kasi minsan yung ang swero ng bata nasa paa. Minsan, ang hirap kasi tusukan pag newborn dito sa kamay. Okay, kaya karaniwan nasa paa. Pero in this case, na-out. Tapos nabigyan ng gamot. Ayan, class, nag-blister. And eventually, nakita mo pa, necrosis na. Meron nga kami mga pasyente dati, class. Okay, naging biktima ng extravasation. Alam niyo, nauka yung kamay niya. Nauka. Mm-mm. Nag-heal na siya, pero wala. Napatay na yung mga tissues eh. Partly kasalanan natin yung class. 'Di ba? Kasi hindi natin na monitor o nabigyan natin ng medication sa hindi natin sure kung naka-in yung swero. Tama? Mga gaano po kaya katagal, sir, bago magganyan? Let's say for example, ano, mga ma-observe natin na it usually takes
from hours to days. Depende kung gaano karami yung tinusok natin na medication, ano? Okay? So, kaya nga class, kung ang swero talaga hindi tumutulo, kailangan talaga i-check mo ng mabuti kung anong reason ba't hindi siya tumutulo. Minsan kasi baka na-kink lang yung tubo. So, di ba yung tube baka nahigaan, tapos naipit yung tube, kaya hindi na siya tumutulo kasi nakabara. May kink, may ipit. Okay? Minsan ganun lang. O kaya naman masyadong mababa yung swero, di ba? Nakalaylay yung, ano, yung tubo. O yun, class. So, pwedeng yun din yung reason. Diba? Kumbaga, mas mababa pa yun. Mas mataas yung kamay. Kaya, ang pasyente, pag taas ng kamay, pwedeng ma-out yung swero. No? Kaya, yun, class. So, kaya dapat i-check natin ng mabuti. Baka naka-out na, tas nagbigay pa tayo ng medications. Kasi yan yung pwedeng maging, ano yan, epekto. Okay? Pwedeng tatlong aspeto, ha? Tatlong conditions. Plevitis, infiltration, or extravasation. Okay, sana huwag tayo mauwi sa extravasation, ha? Okay? So, just be careful, class. Aralin mabuti kung ano yung binibigay natin and then make sure na nakain tayo sa ugat. Yes po. Ano po yung pong sa gamot po, makikita po doon or naka-indicate doon sa gamot kung vesicant siya or non-vesicant? Isasama nyo sa drug study ninyo when you make that, ano? Okay. Para ma-identify nyo agad. Pero, hindi siya kasi routine na inaaral, class. Kasi nga, kung ano naman, hindi naman natin, kumbaga ina-assume natin laging nakain yung swero. So, basically, it's your responsibility to always check kung yung swero is flowing. So, bago ka magbigay ng IV na medications, class, make sure that maganda yung flow ng IV. Okay? Pag hindi ka sure, okay, pag hindi talaga tayo sure, mas maganda, ilipat na lang natin yung swero. Yung hindi tayo sure kung nakain tayo or what, okay, the best way, ilipat yung swero. Kaya lang kasi, hindi yun ang palaging choice kasi it would cause discomfort sa pasyente kasi tutusukan mo na naman siya eh. Yes. Pero kung, kasi between extravasation at saka paglipat ng swero, syempre dun ako sa paglipat na lang ng swero. Okay, pero kung confidently pwede nating masabi na nakain naman tayo, di sige, pwede na natin siyang ibigay. Okay? Yes po. Yun nga po pala, sir, di ba nakalagay po dyan, ano, discontinue the IV line. So after natanggalin mo talaga ng yung IV, matik, mag-aano natin. Yes. Yung sa kabilang kamay naman. Okay, wag dun sa parehong kamay. No? Kasi namamaganang, nilipat mo lang na ugat, pero nasa parehong kamay naman. O mali din yun, dun na sa kabilang kamay. Minsan, may mga pasyente, dalawang kamay na namamagana, Diyos ko, class. Lagi na out yung swero. Yung mga toxic na pasyente, ililipat natin sa iba. Minsan sa paa. Mga baby. Meron nga sa baby dito, oh. Frontal vein. Okay, medyo ayoko ng mga ganung scene kasi ang garanting nun sa baby na pag nandito yung swero niya, class. But that can also happen. Okay? So, yan, class. So, sa simula, class, you can grade, class, yung phlebitis, no? Meron tayong rating, so 0 to 4. So, I have your class the interpretation. Okay? May phlebitis pero walang symptoms? 0. Okay? Namumula. Okay? Pero with or without pain, class? Namumula pa lang, class. So, grade 1. Grade 2 naman, class. Okay? May pain, tapos namumula, at may kasamang edema. Okay? Grade 3, class, lahat ng nabanggit natin sa grade 2, okay, may pain, namumula, that erythema is pamumula, edema, there is strict formation or palpable venous cord. Yung talagang kapangkapa mo na yung ugat ng pasyente, class, no? Sa sobrang pagkamaga niya, class. Okay? At stage 4 na or stage 4. Grade 4 naman, class, kung lahat yun kasama, plus merong purulent drainage, class. May mga nana na, class. Okay? Nana. Okay, ayan, class, no? Grade 4 na medyo malala na yun, class. Okay? So, pwedeng mabulok at masira, maging necrosis, magkaroon ng necrosis, and then mamatay na yung tissues. Okay? Sige. Ayan, no? Ano, so, therefore, anong pagkakaiba, class? Pag infiltration, non-vesicant yung lumabas sa tissues. Okay? Pag extravasation, vesicant. Okay? Pag sabing vesicant, damaging to the tissues, class. Karaniwan yung mga gamot, class. No? Pag swero, karaniwan infiltration lang. Yung mga swero lang, yung fluids lang. Okay? Mga non-vesicant yun karaniwan. So, ang karaniwang nagiging experience natin, infiltration. Pero pag gamot na, class, pag gamot na, lalo na pag antibiotic, class, maraming antibiotic vesicants, class. No? Okay? So, ingat-ingat kayo dyan, class.
Okay, para maiwasan natin yan, class, these are the recommended ways. Una, kapag nagsaswero, we have to use the smallest size catheter as appropriate, class. Okay, kung bababalikan ninyo, class, yung lesson ninyo sa mga needles and all, may mga sizes yan, class, no? Sa swero. Okay? May mga sizes yon. Okay? Depende sa edad ng pasyente. Okay? At saka depende sa laki ng ugat. Meron kasi naturally mga tao na maninipis yung mga ugat, no? Kaya mas maganda dun, mas maliliit na gauge ng needle, class. Diba, anong rule natin sa gauge? Mas maliit yung number, mas malaki yung bore ng needle. Tama ba? You remember that? Anong mas malaki yung bore? 18 or 22? 18. 18. Okay. So, mas maliit yung number, mas malaki yung bore, yung butas ng needle. Okay? So, kapag ka mga, ano, mga fragile yung, ano, yung mga veins, mas maganda maliliit. Diba, Alexia? Ano ba yung fragile? Pag marupok, mas maganda maliit lang ang gamitin. Tama ba? Tama ba? Pag marupok ka, maliit lang ang bagay sa'yo. Tama ba? Marupok ka kasi eh. Okay? Yung ugat mo, I mean. No? Ano pa? Bawal ding mag-insert ng swero sa mga areas of flexion. Okay? Well, minsan, wala namang choice eh. Pero mas maganda dun sa walang flexion. Ano ibig sabihin nun? Diba pag nagsiswero, mapansin mo, yung katangkat yung ugat ko. Okay? Ang sarap tusukan. Ngayon, mga pangarap natin, mga nurse, yung mga malalaki ugat, no? Nakakagigil tusukan. Okay? So, yung ito class, walang flexion. Kaya madalas dito nyo yung nakikita. Ano ibig sabihin ng flexion? Class, alam nyo, ito sa totoo, ang pinakamalaki dito, ito. Dito, sige, tingnan mo class. Pagka nag, ano tayo, tourniquet, okay, or tourniquet, makikita mo class, ito dito sa area na to, makita nyo ba to? Ito. Ito yung kamay ko class. Ito yung aking thumb. Tapos itong area na to, may malaking ugat dyan, mararamdaman mo class. Okay? Mas madali magtusok dito actually kasi malaki yung vein dyan. Pero hindi siya ideal kasi na-flex. Diba? Kasi na-flex. Pag na-flex, mas madaling ma-out. Nagagalaw kasi eh, no? Nagagalaw. Okay, dito din actually. Actually, mas okay ito kasi tag dito, hindi siya na-flex. Pero dahil malapit siya sa ano ba to, sa wrist, pwede bang mabanat-banat yan, class? Oo. Kaya makikita mo, naglalagay tayo yan usually ng arm board. Siguro naman, nakakita ka na ng ospital, ano? Sa ilalim ng kamay may arm board. Para saan yon? Para maiwasan yung flexion at hindi magalaw basta yung swero. Pasosyal lang nga ng pasosyal yun eh. Nung estudyante ako, karton-karton lang yun, class. Binalutan lang namin ng typewriting para hindi naman mukhang karton lang. Tapos nalagyan ng tape. So, meron ka ng armboard. Ngayon, mas social na. Meron na talagang mga minamanufacture na plastic na, ano, na armboard na yun yung ginagamit, no? So, yun. Basta ang idea lang ng class ay meron siyang restraint, ano? Merong armboard para yung maiwasan ng flexion. Tapos, nire-restrain siya. Normally, tape lang naman. Okay? Huwag mo naman palibutan ng tape. Ginawa mo namang mami yung pasyente. Basta ganun lang, class. Okay? So, these are ways para maiwasan natin, class, yung mga pag-infiltrate or extravasate ng mga IV solutions and medications. Do you follow? Yes, po. Okay. Siningit ko lang ito for antibiotic, class. Okay? So, now we'll continue, class, with the rest of antibiotics, class. Okay? Next group of antibiotics are fluoroquinolones. Sa ibang libro, quinolones lang sila. Quinolones. Okay? Una, they're also broad spectrum. So, sabing broad spectrum, ano ang ibig sabihin ulit? Pwede sa gram negative and gram positive. And gram positive. So, malawak din yung coverage niya, class. Ano? Now, this time, ano naman yung action niya, class? DNA interference. Oh, doon naman siya sa DNA, class. Okay, so what it interferes, what it inhibits, class, ay yung DNA naman, class. Siyempre, pag wala ng DNA, wala ng instruction, hindi na makakapag-reproduce yung bacteria. Tama ba? Yes. Tama, hindi na siya makakapagpadami. Wala na siyang instruction eh. Yung parang gusto mong magpadami pero hindi mo alam kung paano. Di ba? Gusto mong makamove on pero hindi mo alam kung paano. Kasi wala ng instruction, wala ng DNA. Ayun, wala na nagbibigay sa'yo ng ano, ng instructions. So, yun, class, ang nilalabanan ng fluoroquinolones. Yun yung inaalis niya. Kaya hindi na makakapag-reproduce yung mga bacteria. Okay? So, medyo madami din silang nakocover, ano? Okay. Such as
infections, respiratory, UTI, tsaka skin infections, pwede din. Lalo na kung ito ay dahil sa mga sumusunod. E. coli, so pwede yung UTI, di ba? E. coli can cause UTI. Okay. Ayan, P. mirabilis, Klebsiella pneumoniae, o pneumonia respiratory infection, P. vulgaris, M. morgani, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, mga pneumonia din yan class. Staphylococcus aureus class at saka Staphylococcus epidermidis class are usual causes of ano, of skin infections class, such as boils, no, pigsa. Saka mga furuncles, ganyan class, sa skin. So, pwedeng ang ano din doon class ay fluoroquinolones naman. Okay? Pwede din tulo o to, Neisseria gonorrhea. Okay? Bukod sa Ceph, second generation na Ceph, Cephiroxime, for example, pwede rin ang mga quinolones. Okay? O kaya mga group D streptococcal infections class. Okay? Sige. In 2001, ciprofloxacin was approved as treat as prevention for anthrax. Narinig niyo yung anthrax? Yes po. By Bacillus anthracis class. Dati kasi ginamit itong germ warfare, parang tawag doon. Weapon. Oo, biological weapon class, no? Nilagay sa mga ano, sa mga yung iba nilagay sa mga sobre tapos parang mini-mail, pagbukas mo ng mail na na-infect ka na class nung anthrax, no? Ayun class. So, nung nauso yung class, so naghanap tayo ng gamot, and then in 2001, ciprofloxacin is considered to be a prophylactic class. So, ibig sabihin, kahit ma-expose ka, meron ka ng prophylactic na, di ba, pag prophylactic preventive, ciprofloxacin class. Okay? Ang fluoroquinolones din ay ginagamit natin class sa mga may typhoid fever class. Okay? Tipus sa Tagalog class. Typhoid fever. Okay. Ano yan? Fecal-oral route transmission sa tae class, no? Mga natitipos class. Nakukuha yan sa maduming pagkain. Ayan, inumin. So, pwede kayo magka-typhoid fever sa mga iniinom yung tubig o kaya mga pagkain na dapuan ng langaw na contaminated ng ano, ng salmonella. Okay, salmonella kasi nagkukos ng typhoid fever. Yung bacteria, salmonella. Okay, fluoroquinolones then can be used for disinfection. Okay? Ang mga fluoroquinolones would also result to nausea, vomiting, and diarrhea. Halos pare-pares lang naman sila, no? Mga antibiotic class, karaniwan nagkakos ng nausea, vomiting, and diarrhea. So, technically, pag nagbibigay tayo, lalo na pag oral yung drug class, dapat ito ay after meals. Okay? Although, hindi naman lahat. Hindi ko nila lahat na antibiotic, ha? Pero, karaniwan, marami sa kanila class after meals. Para maiwasan natin yung GI upset or diarrhea class for that matter. Okay? It can also cause headache and dizziness. Kapag may ganito, anong priority natin? Safety pa din. Although rare, pwede rin tayo makakita ng bone marrow suppression class. So, karaniwan pag bone marrow, ang natatarget yan ay WBC. So, bantayan natin class. Kasi pag mababa ang WBC, magiging prone sa isa pang infection yung pasyente mo. Okay? Now, notable sa mga fluoroquinolones class, patients would become photosensitive. Ano ibig sabihin sa Tagalog yung photosensitive? Photo means, hindi picture ha, photo means light. Okay? Photo means light class. They are sensitive to light. Madaling masilaw class. So anong gagawin mo? Mag-shades? Kung lalabas ng bahay, yes, it will help. Mm-mm. Pero sa loob ng bahay, nakakatawa yung nakashade sa loob ng bahay, no? Wala na akong klase. Okay, so just avoid the sun, class. Wag na lang muna lumabas ng bahay, class. Okay? Yun. Then for severe skin reactions, we can use protective... hindi pala. For photosensitivity pa rin pala to. Protective clothing and sunscreens. Ayan, pati sunscreen. Okay? Tapos for the protective clothing, pati ano, shades, o kaya cup, ganyan. Kung gusto mo yung, ano ka, yung binabalot sa ulo, pwede yung class. Photosensitive. Basta yung walang masyadong exposure sa sunlight. Okay? Parang madaling masilaw, ganyan yung mga photosensitive. Okay? Okay. So, ito naman ang mga fluoroquinolones. Madali din silang makita kasi, ayan, kasi mo sa dulo, meron silang floxacin. Fluoroquinolones, no? Sikat yan, class. Lalo na yung ciprofloxacin. Cipro. Oo, class. Sobrang sikat niyan, class, na medication, class. Ciprofloxacin. Pero marami pang iba. Gemifloxacin, levofloxacin,
moxifloxacin or fluoxacin or fluoxacin class. At may nahiwalay lang na sulfasalazine class. Okay? Pero mostly, they have fluoxacin sa pangalan. Okay? Photosensitivity. Tapos DNA ang kanyang tinatarget. Ang kanyang ini-inhibit. Tama ba? Yes. Okay. Next group are mga sulfonamides. Ito class, konti lang to class. Okay? Dito naman, folic acid naman yung kanilang ini-inhibit class. No? It inhibits folic acid synthesis class. Well, para saan ng folic acid? It's a precursor. It's a vitamin class. B vitamin class para makagawa ka ng RNA and DNA. So therefore, pag walang folic acid, wala kang magagawang RNA and DNA. And for that matter, mamamatay yung cell. Hindi siya makakapag-reproduce for that matter. Tama ba? Walang instructions eh. Parang DNA, pero hindi siya dumiretso dun sa pag-inhibit ng DNA. Dun siya sa materials na ginagamit sa DNA synthesis, which is folic acid. Okay? So wala kang folic acid. So yun naman ang ginagawa ng mga sulfonamides. Okay? Ang mga sulfonamides naman ay ginagamit sa ayan class, ayan, trachomatis, C. trachomatis, nocardia, and some strains of Haemophilus influenzae, E. coli, and P. mirabilis class. So, ito yung mga karaniwan class. So, you have sulfadiazine class, which is a broad spectrum. Okay? This may be used for ulcerative colitis, okay, which is an inflammatory bowel disease. Sakit yan sa colon class. Kung saan yung pasyente yung tae niya class, laging may dugo. Kasi class, tignan mo, may ulcer siya sa colon. Parang yun ang ibig sabihin yan eh, ulcerative colitis. Yung colon niya maraming sugat. Kaya yung tae niyan class, puro dugo. Kasi maraming sugat. Tapos ulcerative, ibig sabihin pahukay ng pahukay. Oh, class, ulcerative colitis. Okay, karaniwan niya ino-opera, tapos kinakat na lang yung mga area na may, ano, na may ulcerations, no? And then rheumatoid arthritis class then. Okay, for as a form of infection class. Okay, pero a newer version of this drug is cotrimoxazole. I think you're familiar with cotrimoxazole, trimetoprim, and sulfamethoxazole. Combination, di ba yan? Co is combination. Combination of trimetoprim, yung tri, tapos sulfamethoxazole, yung succazole class. So, naalala niyo yun sa CHN class, sa IMCI. Kaya lang pala, hindi pa pala natin pa natatapos yung IMCI. Pero nandun yun, class, nabanggit ko na yun sa lecture natin. Okay, balikan mo mamaya kasi tomorrow may quiz kayo, class. Ano? And then, this is a newer drug, class, that can be used for UTI and otitis media. Kaya nga to sa community, pwede hindi gamitin kasi yung otitis media ay common sa community, sa mga bata, lalo na yung luga. Okay, and then UTI, class. Okay, so they are grouped under sulfonamides. Okay? Yan, sulfonamides. Okay, another group is tetracycline. Okay, konti na lang siya class. Tetracycline, ayan class. Kung nanonood ka ng vlog ko, napanood, narinig mo na rin ito. Okay, this time, this inhibits protein synthesis din. Parang aminoglycosides. Ano, medyo pareha sila ng aminoglycosides. It inhibits protein synthesis class. And it can be used in a wide range of bacteria. So broad spectrum din ito. Leading to inability of the bacteria to multiply. Okay, sige. So, saan-saan sila ginagamit? Medyo madami, no? Okay, common din yan, class, tetracycline. Rickettsiae, Mycoplasma pneumoniae, Bacteroides species, Vibrio, oy, cholera class. Ayan, pwede sa cholera, tetracyclines. No, Vibrio cholerae. Vibrio common kasi yan, eh. Vibrio fetus, Brucella species, E. coli, Enterobacter aeruginous, Shigella, Acinetobacter, Klebsiella species, Diplococcus pneumoniae. Siguro ang di ko lang nalagay dito, class. Kasama din. Ito rin kasi ang gamot, class. Yung tetracycline din ang gamot sa leptospirosis. Okay? Nung bumaha, I made a vlog about leptospirosis. Okay, at ang preventive drug sa leptospirosis ay isang tetracycline, doxycycline, class. Okay? Yun ang ginagamit na gamot, class, preventively. At saka, pwede na rin treatment class for leptospirosis class, no? Doxycycline. Okay? Which is under tetracycline. Mga may cycline naman siya kayo madaling maalala, class, no? Uy, naiintindihan niyo ba ako? Okay? Oo, class. Kapag ikaw ay may, ano, nalusong sa baha, ganyan, yan din yung, yan yung ginagamit natin to prevent leptospirosis, class, no? Mga 2 tablets. Depende kung ilang milligrams yung nainom mo, class. Pero usually 100 naman yan, class. Okay?
So siya din ang choice when penicillin is contraindicated in susceptible infections class. Okay? So pwede siyang pamalit sa penicillin kung ikaw may allergy, for example. Okay, pwede mo rin dong gawing treatment sa acne kapag ka nagnanakdak na yung mga acne mo dyan, class. Okay? And for uncomplicated trachomatis, which can be or which can cause mga genitourinary tract infections, class. Alright? So yan, class. So side effects, ganun pa din, nausea, vomiting, diarrhea, class. Okay? Pero class, ang unique dito, ito unique dito, class, skeletal side effects, class. Because this can damage the teeth and the bones, class. This is very unique to tetracyclines. Alam nyo, bawal to sa mga ano, bawal yan sa mga, tawag dito, sa mga batang 8 years old and below. Okay, tinan mo to. Ito. Tingnan mo yung contraindications. Una, bawal ito sa mga may allergy. So, alam na natin yan. Bawal ito sa mga buntis because this affects bones and teeth development. Okay? So, sa mga batang nagpapade, sa mga nanay nagpapadede, bawal ito. Kasi pwedeng ma-excrete yung tetracycline sa breast milk. So, parang yung bata nakakainom din ng tetracycline. Okay? Kaya lang, dahil naapektuhan niya yung bones, baka maapektuhan yung pag-develop ng bones ng baby mo. Sa bawal to sa mga buntis at sa nagpapasuso. Okay, merong mga tetracycline na ophthalmic yung preparation, yung mga pinapatak sa mata o yung mga ointment sa mata. Okay, bawal ito kung ikaw ay merong fungal, mycobacterial, or viral ocular infections. Class. Hindi po pwede ang ophthalmic preparation. Class. Hindi po pwede doon, tetracycline. And sabi ko nga kanina, bawal ito sa mga batang younger than 8 years old because this can potentially damage developing bones, class. Okay? Sila yung pinaka-affected, yung younger than 8 years old. So, bawal. So, pag bata pa yung pasyente, hindi ka pwede magbigay ng tetracycline. Do you follow? Yes. Hello? Do you follow? 8 years old and below. They can also result to photosensitivity and rashes and super infections din. Pag masyado ng matagal ang pag-take ng drugs. Okay. So these are examples of hindi ko pala nalagay. Ang pinaka-common na example niyan ay doxycycline. Doxycycline. Ayan. So yan, ginagamit natin 'yan sa leptospirosis mostly. Okay. Sige. All right. And we also have other antibiotics. So ito mga others na lang, mga dagdag na lang to, class. Okay? Sa totoo, madami pa akong hindi nalagay, pero mga dagdag na lang ito. Okay? You have here ketolides, which was introduced in 2004. Okay? This is a treatment for community-acquired pneumonia, class. Okay? So, this is also for pneumonia, mga ketolides. Isa lang ang ma-example niya, class, telitromycin. For community-acquired pneumonia. Ano ibig sabihin ng community-acquired? Saan niya nakuha yung pneumonia? Sa community. Community. Ah, very good. Kasi community-acquired. kasi merong hospital-acquired pneumonia. So, kailangan natin siyang ma-distinguish. Merong mga pneumonia nakuha niya sa hospital mismo. Okay. So, kailangan ma-distinguish mo. Saan ba ito nakuha? Sa community. So, ang tawag natin, CAP. Community-acquired pneumonia. Okay? So, yun, class. Telitromycin may be a choice for community-acquired pneumonia. Okay. Well, in terms of mechanism of action, kapareha siya ng aminoglycosides at saka ng tetracycline, which is inhibiting protein synthesis. Ketolides. Meron pa isang group later, lincosamides, class, which is also blocking protein synthesis. Isa lang siya, telitromycin lang. Wala nang iba. Yan pa lang yung kilala nating drug under ketolides. Kaya hindi mo naman siya makakalimutan kasi nag-iisa lang siya. Di ba? Pag nag-iisa, hindi nakakalimutan. Di ba, Alexa? Sana. No? Sana. Okay? And then, ito, class, macrolides. Isa pa ito sa mga popular na gamot. Okay, I would like to highlight this group, this slide. Makinig ka ng mabuti. Okay? So, una, this also inhibits protein synthesis. Okay? So, protein din siya, ha? Protein din siya. Okay?
So, in short, pag walang protein, mamamatay yung mga cells kasi wala silang magagamit for cellular activities, class. Sa paggawa ng mga enzymes, ng DNA, RNA, wala din yung class. Macrolides. So, meron tayo ditong, meron akong nabanggit na dalawang uri ng macrolide, erythromycin and azithromycin, class. Okay? Usually, this may be used to treat respiratory infections, class. Okay? Urethritis, UTI ito class, sa urethra lang specifically, UTI din yan class. Okay? Otitis media din, at saka pharyngitis and tonsillitis class. Okay? So, respiratory infections class. So, damay na din yung pharynx and then tonsils class. Well, sa totoo, sobrang tapang ng gamot na to class. Okay? I remember, during pandemic, I had siguro mga 3 patients class na merong tonsillitis. Kaya lang class, syempre, kapag ka respiratory infections sa panahon ngayon class, malamang magsususpect. Pag nagpa-hospital ka, magsususpect dyan ng COVID pa din. So magpapaswab ka and all. So alam nyo yun, sobrang stressful sa pasyente. Kaya nauso yung online consultation. So nung na-identify kong tonsillitis, hindi naman ako pwede mag-prescribe ng gamot. So yung doctors would normally prescribe medications. Ang usual nilang pre-prescribe ngayong pandemic ha, para sa tonsillitis, ay azithromycin. Okay, pero nagagamit naman ito class. Ang azithromycin, this is a unique medication kasi karaniwan, ang azithromycin, tinitake lang niya ng 3 beses. Siguro maximum 5 times na. Once a day lang class. Masyadong malakas yan, nakakabangag nga yan kasi. As in, you are confused, lethargic, nakakaantok, ganyan. Kasi nakakabangag yung gamot na yan, class. Sobrang lakas. Pero, sobrang effective. Di ba? Tatlong dosage lang sa 3 araw mong ininom. Alis yung infection na yan, class. Daling agad, after 3 days, wala nang tonsillitis. Pero, syempre, huwag nyo yung gawin basta-basta, no? Without prescription, no? I would like you to have that idea na hindi siya basta-basta pwedeng inumin. Pero, malakas yung gamot na yan, class. Azithromycin. Now, another thing that I would like to emphasize. So again, ha, azithromycin, lalo na sa mga respiratory infections, no, including pharyngitis and tonsillitis, class. Medyo malakas na drug to. Okay? Yung erythromycin naman is the drug of choice for Legionnaire's disease and other infections caused by Clostridium diphtheriae, ureaplasma, mycoplasma, mycoplasma pneumonia, and chlamydial infection class. Chlamydial infection is an STI class, sexually transmitted infections. Well, alam nyo class, bakit po kailangan i-emphasize ito? Kasi yung erythromycin, it's a routine drug that is administered sa newborn. Okay? Nadaanan nyo ba yun class? Hello? Nadaanan nyo na ba yun class? Sa newborn, isa yan sa mga routine na drug. Okay, usually erythromycin is given class as an ophthalmic ointment. Okay? Lalagayin sa mata class. Narinig niyo na 'yon kay ma'am? Okay? So kapag kapanganak ng bata, isa 'yan sa mga routine procedure class, no? Erythromycin ointment class. Okay? Ano ba 'yon? Para saan? Kasi baka mamaya may pasyente o may yung nanay, no, pwedeng may STI. Siyempre, habang pinapanganak yung bata, pwede bang nalagyan siya ng secretion sa mata? Oh, yes. Pwede niyang ma-acquire yung sakit class, ano? So, yun. Oh. Or iba pang mga STI, hindi lang chlamydia, no? Pero pwede yun class. So, may mga infections kasi na baka mamaya pwedeng mag-cause ng blindness sa bata, kawawa naman yung bata. Or pwedeng yung point of entry ng bacteria ay mata. Kasi nga, ano yan class eh? Membrane. So, pwede siyang mapasukan ng, ano, maging point of entry ng infection. So, preventive yung erythromycin doon, class. Ano? Do you follow? Yes. Naintindihan niyo ako? Okay, yan lalagay yan sa mata ng newborn. Okay, pwede rin ito, hindi pala ito clostridium, cornibacterium diphtheriae. Diphtheria class is a respiratory infection. Pero wala pa akong nahahandle na diphtheria patients eh. Probably because we have vaccine for diphtheria class. This is part of pentavalent, if you remember. Dati DPT lang yun eh, di ba? Pero meron dong diphtheria. Kaya, personally, wala pa ako na-handle yan. Pero, sa pagbabasa class, you'll understand that this is also a respiratory infection class. Okay? Erythromycin. Pero sir, yung pong ophthalmic solution, hindi na binibigay sa mga CS patients, of course, di ba?
sa mga CS na babies? Actually, ginawa na siyang routine. Routine. Halos lahat na nilalagyan. Pero mas ano siya, mas kailangan siya kapag ka normal ang delivery kasi dumadaan sa vaginal opening, no? Therefore, ma-expose sa vaginal secretions na hindi natin masabi, baka mamaya mayroong STI. Okay, na yun, na pwedeng malagay nga sa mata. Okay, so these are yung mga gamot na nabanggit ko kanina. So ketolides, isa lang yung example natin, class, telitromycin. Lincosamides, class, ano yung lincosamides? Parang kaparehas lang siya, class, na ito. Saan na ba yung slide ko ng lincosamides? Ito, class, kaparehas lang siya ng macrolides. Ito yung macrolides, di ba? Ito, class, yung erythromycin and azithromycin, class. Kaparehas lang siya ng ano, lincosamides, class. Okay, however, they are more toxic. So, mas okay pa din yung azithromycin, class. Okay? Ang lincosamides, okay, is used to treat severe infections, class. When penicillin or other less toxic antibiotics cannot be used. Okay, mapapansin mo, palaging pag hindi pwede yung penicillin, binibigyan ka ng ibang choice. So, ibig sabihin, penicillin pa rin palagi yung first line. Mostly. Napansin mo ba yan? Napansin mo ba, class? Penicillin madalas yung first line. Ano ibig sabihin ng first line? Siya yung unang choice. Sana all penicillin naman. Lagi kang first choice. Okay? Pero sa pagkakataong hindi ikaw yung first choice, I mean, hindi ka pa pwede kahit ikaw yung first choice. Hindi ka pa pwede. Hahanap tayo ng iba. Yun na naman lagi eh. Pag hindi pwede yung first choice, hahanap tayo ng iba. Diba? Wala kami magagawa eh. So, isang pwede dyan, class, ay mga lincosamides. Kaya lang, class, hindi siya ganun kadalas i-prescribe kasi medyo toxic siya. Ibig sabihin, medyo madaming side effects. No? Medyo madami siyang side effects. Examples of these are, ayan, itong pinaka-common dyan, clindamycin. Ma-encounter nyo din yan, clindamycin, class. Okay? Ayan, medyo hawig siya sa mga azithromycin and ano, ayan, clarithromycin, erythromycin sa mga macrolides. So, clindamycin is a lincosamide, class. It also inhibits, class, ang tawag dito, it also inhibits, class, protein synthesis. Nasaan na ba ako? Ayan. So, clindamycin, lincosamide siya, class. Lipoglycopeptides naman inhibits bacterial cell wall synthesis naman siya, class. Okay, usually by interfering polymerization and cross-linking of peptidoglycans. In short, class, remember in bacteria, ang kanilang cell wall is made from peptidoglycans. In short, hindi na masyadong naglilink or nagdidikit-dikit yung peptidoglycans. Therefore, mas madaling mabreak yung cell wall at pwedeng ikamatay yun ng mga bacterial cells. Okay? So, examples of lipoglycopeptides, class. Ito, class. Isa lang naman. Telavancin, class. Telavancin. Ay, nakita ko yung azithromycin, Zitromax. Sa Pilipinas kasi, yan lang madalas na kilala natin azithromycin, Zitromax. But anyway, so dito tayo sa lipoglycopeptides, telavancin, class, or Vivative, class, is the brand name. Okay, usually this is for skin infections, class. Skin infections, class. Okay? Caused by gram-positive. Mga staphylococcus yan, class. Mga staphylococcus. No? Pagka skin. At ang staphylococcus ay gram-positive microorganism, class. Okay? Sige po. Okay, at panghuli, class, ay mga monobactams. Ito naman, pang gram-negative naman siya, class. Specifically, mga enterobacter species, class. Enterobacterial infections, class. Examples of these are, isa lang pala, Asdrionam or Azactam, class, as the brand name. Okay? Kasama din to sa mga ano no, sa mga Bactam ring ano antibiotics, class. Okay? Pero isa lang siya no, Asdrionam, class. Okay? Okay. So, yan, class, ang mga antibiotics natin, class. And I think that's the end of our lecture, class, no. So, these are antibiotics that can be used to treat bacterial infections. Inuulit ko, class, these are only used for bacterial infections, ha? Okay, so we have other groups of medications, although we don't have time to discuss other drugs for other microorganisms. Okay, kaya ang focus lang natin yung mga antibiotics, class. Okay, did you learn today, class? Ha? Yes, sir. Okay, thank you.